license po. So, these are the tips on how I prepare for my board exam. And kung ito'y nakatulong sa akin, ito po ay makakatulong rin po sa inyo. So first, get reliable and updated materials. Saka na ho yung shot puno na yan kapag may license na ho kayo. Second, dapat alamin mo sa kung anong pamamaraan ka mas matututo. Study smarter, not harder. Ikatlo, make a routine. Ikaapat, understand ho the concept. Para kahit balibalik ta rin ang tanong, goods pa rin. And last but not the least, pray, work, and manifest. All right, let's proceed to the quote method. Okay, sinasabi ko ho sa inyo, ako na hong magsasabi. Ito po talaga ang nakatulong sa akin during board examination. Kasi to tell you honestly, hindi ho lahat ng inaral natin ay lalabas. Hindi ho, during board exam, marami hong tanong na lalabas na kailanman ay hindi pa natin na-encounter during our review days, like bago sa ating paningin. And the best way for answer to that kind of question is by using the COT method of Sir Melvin. So advantage ho ang may alam nito. See, kaya ngayon ay isinali ko ho para dapat as early as now alam nyo na ang COT method para alam nyo kung paano atakihin or sasagutan ang mga katanungan. C stands for context clues. O for add one out. A for anticipate correct answer. T for the best clue is on the stem. So nakakasabay. Masyado po bang mabilis eh, ma'am? Or okay lang po? Paki-comment nga po. Alright. So ngayon ay may inihanda akong isang katanungan na kung saan ito ay sasagutan natin gamit ang quote method ni Sir Melvin. Nais gumamit ni James ng grapikong pantulong upang maipakita ang daloy ng pangyayari sa tekstong binasa. Alin sa mga pantulong sa ibaba ang mabisang gamitin? So first, sa pagbabasa natin ng katanungan, dapat pagkatapos ay maghanap ko tayo ng context clue. Sapagkat ang context clue po ay napaka-importante because it will lead you to correct answer po. And next, add one out. So sabi nga nila, huwag kang sasagot or mag-shade ng hindi dalawang choices yung natitira mo para mas mataas ang chance na tumama ka sa sa katanungan na iyon. The A for anticipate correct answer. Dapat pagkabasa mo pa lang sa tanong, may parang ano ka na, may na-anticipate mo na kung ano yung sagot at hahanapin mo na lang iyon sa choices. And last, the best clue is on the stem. So, kaya nga, so base sa katanungang aking inihanda, maaari nyo bang ikomento kung ano yung clue na maaari nating i-highlight? Alright, ang clue na ating ma-i-highlight po ay ang daloy ng pangyayari. Sinasabi rito na nais gumamit ni James ng grapikong paglalarawan ng daloy ng pangyayari. So ano yung una nating i-eliminate? May context clue, tapos na tayo sa C. Ang ating context clue ay daloy ng pangyayari. Ngayon, add one out. So ano yung una nating i-eliminate? Ito ay ang fishbone technique. Familiar tayo sa fishbone technique, di ba? Ito yung cause and effect. Yung may mga buto-buto at sa ibabaw ho ay mga cause at ang sa ibaba naman ho ay effect. So alam na natin siya kung ano yung fishbone technique, kaya siya ho ang una nating i-eliminate. Anticipate correct answer. Di ba kapag daloy ng pangyayari, so para siyang cycle, so para siyang process. So sa ating isipan, may na-anticipate na tayo na kasagutan. And the best clue is on the stem. So ang ating clue ay daloy ng pangyayari. Bakit hindi rin pwede ang Venn diagram? Kasi Venn diagram is for comparison and contrast. Tama po. How about KWL technique? Know what learn technique. May daloy ba ng pangyayari? Wala. So ang magiging sagot ho natin dito ay cyclical na chart. Sapagkat ang KWL technique ho ay ito yung parang
nagha-highlight na mas makabuluhan na ma-integrate ang dating kaalaman sa bagong kaalaman. Yan ho ang KWL technique. Naway naintindihan niyo ho ang quote method sapagkat ito ho ay napaka-importante. Sapagkat hindi ho natin hawak kung ano yung magiging tanong during the board examination po. All right, let's proceed to question number one. Sumagot ho kayo. Inanyayahan ko po ang lahat na sumagot. Nang sa gayon ho ay kapag mas the more you are interactive, the more ho na mas matututo kayo. Kaya take part po. All right, number one. Ito ay isang sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral kung paano nabibigyang kahulugan ang mga salita batay sa paggamit nito sa pangungusap o pahayag. So ano yung context clue natin? Tama, ito ay ang nabibigyang kahulugan ang mga salita. Orthographia. A. Orthographia. B. Morphologia. C. Semantika. D. Syntax. So ang tama hong sagot ay letter C po, semantika. Sapagkat ang orthographia ho ay pag-aaral sa wastong pagbaybay ng mga salita. Pag sinabi po nating baybay, orthographia. Ang morphologia naman ho ay ang pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. At kapag ang tinanong naman ho ay ito ay ang pinakamaliit na unit ng salita, ang isasagot niyo lamang ho ay morphema. Kapag ang itinanong naman ho ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, ang isasagot niyo po ay morphologia. Kapag semantika naman po, semantika. So meaning, kahulugan. Ang syntax naman po ay pag-aaral. Ito yung pagsasama ng mga salita para makabuo ng pangungusap. Syntax, sentence. So, 'di ba, mayroong mga clue na maaari nating i-integrate ho para mas matandaan ho natin. Ulit, orthographia, pagbaybay, morphologia, pag-aaral sa struktura ng salita, semantika, meaning, kahulugan, syntax or syntaxes, ito ho ay four sentences. Alright, marami akong nakikita na tama ho ang inyong mga kasagutan. Letter C ho. Dapat as early as now alam niyo po to kasi basic lang po to. Okay, number two, lumilindol. Anong uri itong pangungusap na walang tiyak na paksa? Letter A, temporal. B, existential. C, phenomenal. D, modal. Paki-comment ho ang inyong mga kasagutan. Alright. Number two, marami akong nakikita. So, ito ay under sa pangungusap ko na walang paksa. Temporal, B, existential, C, phenomenal, D, modal. So, iba-iba ho ang inyong mga kasagutan. May temporal, may phenomenal. Alright, at ang tama hong sagot ay phenomenal ho. Tama ho kayo. Kapag sinabi ko po kasi nating phenomenal, ito ho ay pangkalikasan. Pangkalikasan. Like lumilindol, bumabagyo, bumabaha, anything na pangkalikasan, yan ho ay tatawagin nating phenomenal. So, wait lang po. Hahanapin ko po muna yung charger ng power bank ko kasi. Yep. Alright po, pag sinabi ho nating phenomenal, ito ho ay pangkalikasan. Pag sinabi naman nating temporal, for T, for time, oras o panahon, bukas. Ang halimbawa po nito ay sa darating na Setyembre, sa darating na Pasko, bukas, alas 2 ng hapon. Pag sinabi ho nating existential, ito ay ang pagka mayroon o wala ng isang bagay. Kapag sinabi naman ho nating modal, ito ay ang pagkagusto mo sa isang bagay. Gusto nyo ba ng lisensya ngayong Pasko? Alright, kaya dapat seryosohin nyo ho ang pagre-review para magkaroon ho ng lisensya ngayong Pasko. Ang tama hong sagot ay
phenomenal. Okay, let's discuss mga ibang uri ho ng pangungusap na walang paksa. First, existential. Ano nga ba ang existential? Ito ay ang pagka mayroon o wala ho ng isang bagay. So, maaari nyo hong i-screenshot ang notes na ito nang sa gayon ay meron ho kayong mabasa. Modal, nangangahulugang gusto na is pwede, maaari, dapat. Okay, natatandaan ko yung halimbawa ni Zer sa existential. Mayroon kang ang jowa, wala ka namang lisensya. So, yan yung halimbawa pagka mayroon o wala ng isang bagay. Sa modal naman ho, nangangahulugang gusto na is pwede, maaari at dapat. Gusto kong magkaroon ng lisensya ngayong Pasko. I-claim nyo na yan. Alright, pag sinabi po nating temporal, T is for time po, oras o panahon. Sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa darating na September, sa darating na December, ganun. Ang formulasyong panlipunan naman ho ay mga pagbati. Magandang araw, maraming salamat po, mga paggalang at pagbati ho. Ang sambitla naman po ay ito yung mga isa o dalawang pantig ng salita na nagpapahayag na ekspresyon. Aray, mga ganyan ho. Okay, pautos. Gumagamit ng salitang paki kapag nag-uutos. Maari mo bang pakidala ho ang aklat ko? Maari mga ganyan ho. Gumagamit ho ng paki. Pakidala nga po ng aklat. Pakilagay nga po ng baso dyan sa mesa. Yan lamang po ang mga halimbawa. Paghanga, nagpapahayag ng damdaming paghanga. Tunay ngang napakagaling sumayaw ni Ana. So, ito ay nagpapahayag ng damdamin na paghanga. Phenomenal pangkalikasan. Okay, i-drill ho natin to para magkaroon ho tayo ng mastery. Pangungusap na walang paksa, ready na ba kayo? Alright, pag sinabi ho natin existential, ito ay ang pagka mayroon o wala ng isang bagay. Mayroon ka ngang jowa, wala ka namang lisensya. Modal, ito po ay ang pagka gusto o nais. Gusto kong magkaroon ng lisensya. I-type nyo ngayon yung mga pangalan na may LPP. Alright. Pag sinabi ho nating temporal, ito ay T for time po, oras o panahon. Pag sinabi naman nating formulasyong panlipunan, ito ay mga pagbati o paggalang. Pag sinabi naman ho nating sambitla, ito ay mga isa o dalawang pantig lamang na mga salita. Aray, mga ganyan ho. Mga ang pautos ay gumagamit ng salitang paki, pakidala, pakilagay, mga ganyan. Ang paghanga ho ay tunay ngang magaling. Sumayaw si Ana, mga ganyan hong mga salita. Phenomenal, ito ho ay pangkalikasan or mga pangyayari na nangyayari ho. Like bumabaha, bumabagyo, lumilindol, yan ho ay phenomenal. Alright, LPT, si Sir Antonio Tahel Pitao. I-manifesto natin yan. Dalangin ko ho na pumasa ho kayong lahat ngayong darating na December. Ngayon, let's proceed to question number 3 po. Ibigay ang panlapi na ginamit sa mga sumusunod na salita. Kaligayahan, pagmamahalan, pagkatiwalaan. A. Hulapi. B. Tambalan. C. Kabilaan. D. Laguhan. Alright, so bago natin alamin kung anong uri ng panlapi ay atin humunang i-identify kung ano yung kung ano ang salitang ugat. So sa kaligayahan, ano nga ba ang salitang ugat natin? Tama, ito ay ligaya. Sa pagmamahalan, mahal. Sa pagkatiwalaan, ang ating salitang ugat ay tiwala ho. So base sa mga salita na ibinigay, anong uri ito ng paglalapi po? Okay, bakit may C, may B? May B? Sigurado ka sa... Okay, mabuti at naparito ka ho sa sumagot ho ng letter B. Sapagkat ang una ho nating i-eliminate dyan ay
Ang hinahanap po ay uri ng panlapi. Ang tambalan ho ay hindi uri ng panlapi. Ito ho ay pangungusap ayon sa kayarian ho. Kayarian. Ang okay, hulapi. Pag sinasabi ho kasi nating hulapi, ang panlapi ay nasa hulihan. Pagmamahalan. Okay, may hulihan naman ho, pero hindi yan ho ang hinahanap natin. Ang laguhan ho, ang panlapi ay makikita natin sa unahan, gitna at hulihan. Okay, the correct answer po ay letter C po. Ang panlapi na ginamit sa kaligayahan ay ka at han. Ka at han. Kung saan ito ay makikita natin sa una at huli, kaya ito ay kabilaan. So may apat ho na uri tayo ng panlapi. Una, unlapi, na kung saan ito ay makikita natin sa unahan, unahan, unlapi. Ikalawa ay ang gitlapi. Ito ay makikita natin sa gitna, gitlapi. Ang ikatlo ay ay hulapi, hulihan, hulapi. Ang ikaapat ay kabilaan, kung ang panlapi ay matatagpuan ho natin sa unahan at saka sa hulihan. Ang laguhan naman ho ay makikita ho natin sa unahan, gitna at saka sa hulihan ho. I hope naintindihan nyo ho ang uri ng panlapi, sapagkat basic question lang po ito, pero ito ho ay lumabas last March 19, kaya isinali ko po rito. Ang sagot ho ay letter C. Okay, para mas matuto tayo, gupitan. Anong panlapi ang ginamit dito? Gupitan, anong panlapi ho ang ginamit dito? Ito po ay hulapi, sapagkat ang panlapi ay makikita natin sa hulihan. Ang panlaping ginamit ay an, gupitan. Okay, very good, MJ Amper, gupit. Ngayon, umasa. Anong panlapi ang ginamit natin sa salitang umasa? Okay, tama. Ito ay Ito ay makikita ho natin sa unahan, kaya ito ho ay unlapi. Ikatlo, sumulat. Ang panlapi ho ay, ang salitang ugat ho natin dito ay sulat. Ang panlapi ay makikita ho natin sa gitna po. Ito ay Ipagsumigawan. Alright, ipagsumigawan. Lumabas ho to last March 19 actually. Kaya ho, isinali ko rin po. Ipagsumigawan. Ito ho ay laguhan. Ang salitang ugat ho nito ay sigaw. Ang una, ipag siya ang unlapi. Ang gitlapi ay At ang hunlapi ay an. Kaya ito ho ay laguhan. Sapagkat ang laguhan po ay consist of unlapi, gitlapi at hulapi po. Gandahan. Anong panlapi ito? Okay, very good. Ito ho ay hulapi, sapagkat ang salitang ugat ho rito ay ganda. Ang panlapi ho ay an, han. Pagsabihan. Ito ho ay tama, kabilaan ho, sapagkat ang panlapi ay nasa unahan at hulihan ho. Alright, I hope natutunan nyo po ang apat na uri ng panlapi ho. Now let's proceed to question number 4. Nag-iingay ang klase ni Ginang Marve kung kaya't hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Anong uri ng di-verbal na komunikasyon ang tinutukoy rito? So lumalabas ito sa proof ed din. Kaya kasi minsan ho, ang sa Filipino, ang mga tanong sa Filipino ho ay mga proof ed na itinagalog ho or itinanslate ho sa Filipino. So, ang ating context clue rito ay hindi siya nagsalita ng ilang segundo. A. Chronemics. B. Haptics. C. Oculesics. D. Proxemics. Alright, please comment down your answer below po para mabasa ho ko ho. Alright. Sister Aboy Florentino, letter D. Ma'am Rojas D. Alright. So ang tama hong sagot ay letter E
Apple po, A for Apple po. Kasi chronemics po, kapag sinabi ko kasing chronemics, ito po ay oras. Ang haptics, haplos. Haplos, oculesics, paningin. Ang proxemics ho, distansya. Ang sinasabi ho dito sa tanong, hindi siya nagsalita ng ilang segundo. So may oras ho. So ang tama hong sagot natin dito ay chronemics po. Ito ay? Okay, number 4. Iba-iba talaga yung mga kasagutan nyo. Pero ang tama po na sagot ay chronemics sapagkat ang ating context clue ho rito ay hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Magiging proxemic ang sagot natin dito kapag sinabi na si Ginang Marve ay tumayo sa likod ng mag-aaral. Proxemics, distansya. So, pero ang tinatanong ko kasi rito ay hindi nagsalita ng ilang segundo. Pero kapag distansya ko ang usapan, proxemics na po yun. So now let's discuss sa mga uri ng de-verbal na komunikasyon po. Para malaman niyo po. Alright, una, ano nga ba yung chronemics? Oras po, oras. Proxemics, distansya po. Oculesics, paningin ho, paningin. Pictics, mukha po. Haptics, haplos. Like, ano ang iyong gagawin kapag may nakita mo ang iyong kaibigan na hindi po masasalit? So, hahaplosin mo po siya sa balikat, tanda ng naiintindihan. Tanda ng, like parang nafe-feel ko kung ano yung nafe-feel mo. Yung ganyan po, haptos. Objectics, meaning gamit. Object, gamit. Iconics, simbolo po, simbolo. Kinesics, ito ay galaw ng katawan po. Olfactorics, pang-amoy, pang-amoy. Alright, ito po ang uri ng de-verbal na komunikasyon ho. Chronemics sa oras, proxemics, oculesics. Proxemics, distansya po, oculesics, paningin. Pictics, mukha, haptics, haplos. Objectives, gamit po, iconics, simbolo. Kinesics, galaw ng katawan. Olfactorics po, pang-amoy. Alright, number 5. Ayon kay Gleason, ang wika ay pinagkasunduan ng isang lahi at kaya naman ay nauunawa ng lahat ng kasapi ng lahi. Ito ay A, masistema, B, dinamiko, C, nagbabago, D, arbitraryo. So napapansin niyo sa choices, parang ang tatlong choices diyan ay pareho lamang ho ng, dalawa pala, ay pareho lang ng kahulugan. So sila yung una nating i-eliminate ho. Kasi ang hinahanap ko natin dito ay, pinagkasunduan ng isang lahi. Pag sinabi ho kasi nating masistema, bawat wika ho ay may sistema na sinusunod. May balangkas ho tayong sinusunod. Dinamiko? Yes po. Ang wika po ay nagbabago paglipas ng panahon. So B at C, pareho lamang ho sila. Dinamiko ay nagbabago, same pa rin. Arbitraryo, ito ho ay pinagkasunduan ng isang lahi. So ang tamang sagot ho ay arbitraryo. Kapag nakita nyo po sa tanong na balangkas, may sistema na sinusunod, ang sagot nyo ho ay masistema. Kapag dinamiko naman ho, ang clue words natin rito ay nagbabago. Kapag arbitraryo naman ho, ang clue words ay pinagkasunduan ng isang lahi. Number 6, ito. Anong akda ni Padre Modesto de Castro na binubuo ng palitan ng liham ng dalawang magkakapatid? So, pakilagyan ho ng star to. Kasi lumabas ho ito last March 19. So, letter A, Urbana at Felisa. Letter B, Barlaan at Yusafat. Letter C, Dasalan at Tuksuhan. Letter D, Ala Juventud, Filipina. So, ano ang una nating i-eliminate? Elimination muna tayo. Ala Juventud, Filipina po. Bakit? Sapagat ito ho ay akda ni Jose Rizal. Dasalan at Tuksuhan, i-eliminate rin ho natin sapagat ito ay akda ni Marcelo H. Del Pilar. Ang Barlaan at Yusapat naman ho ay akda ni Antonio de Borja. Kaya ang tama hong sagot ay Urbana at
Pilisa, ito ho ay palitan ng liham ng dalawang magkakaibigan. Si Padre Modesto de Castro po ay ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Alright, marami ang nakakakuha ng tamang sagot. Very good. Ito ho ay letter A. Number 7. Anong tsorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nalilikha bunga ng masidhing damdamin ng tao? 7. Please comment on your answer po. Huwag ho kayong mahihiya na mag-comment. Okay lang ho na magkamali ngayon. Huwag lang sa board exam. 7. D. Kay Ma'am Maria. Ang clue word po natin dito ay nalilikha bunga na masidhing damdamin. So letter A, bawaw. B, pupu. C, dingdong. D, yuheho. So ang tama hong sagot ay pupu po. Pupu. Masidhing damdamin, ito po ay pupu. Kapag sinabi ko kasi nating bawaw, ito ay tunog na nagmumukha sa hayop at kalikasan. Bawaw, ganyan ho. So sa pupu naman ho, ito ho ay masidhing damdamin. Sa dingdong naman po, ito ay mga tunog sa ating sa mga bagay sa kapaligiran. Like for example, dingdong, ganyan. Ang yuheho naman ho, ito ho ay fuersang physical, yuheho, ganyan. So ang tamang nating sagot ho ay pupo. So now let's discuss iba't ibang teorya ng wika ho para malaman niyo po. All right, bawaw, ano nga ulit ang bawaw? Ito ho ay tunog na nanggaling sa hayop at kalikasan ho. Okay, congrats Ma'am Sale. 1 point na raw siya. Congrats po. Bawaw, kalikasan. Pupo, masidhing damdamin. Yo heho, first ang physical po. Kapag sinabi ho nating tararabum di ay, ito ho ay ritual. Pag sinabi naman nating dingdong, ito yung mga bagay na naririnig natin sa ating kapaligiran. Lala, romansa. Ta, ito ho ay kumpas ng kamay. Ta, kumpas ng kamay ho. Yum yum. So ito yung mga pagkumpas ng mga bagay na nangangailangan ng action like obra, kadabra, mga ganyan ho. Bubble lucky, ito ho yung walang kahulugang bulalas ng tao. Hanggang nakabuo raw ho tayo ng wika. Ang koko naman ho, ang wika raw natin ay nagmula sa mga sanggol. So i-drill ho natin, bawaw, kalikasan, pupo, masidhing damdamin, yoheho, first ang physical po, tararabong di ay, ritual ho, dingdong, bagay sa paligid, lala, romansa, tata, kumpas ng kamay ho, yam, ito yung pagkumpas ng bagay na nangangailangan ng aksyon. Ito yung ginagamit natin kapag abracadabra, mga ganyan-ganyan ho. Bubble lucky, ang ating wikay ng bula sa walang kahulugang bulalas ng kapag sinabi kasi nating bubble, blah, ganyan. Hanggang sa nakabuo raw ho tayo ng wika. Koko, sanggol. Alright, let's proceed to question number 8. Nahulog ang bata. Anong uri ito ng pangungusap ayon sa kayarian? A, padamdam. B, pasalaysay. C, payak. D, tambalan. So, alam kong marami ho ang magkakamali rito. 8C. Very good si Ma'am Rojas. May A. Sabi ko nga, mas marami ho ang A. So, tips po kapag sasagot ng tanong, basahin mabuti ho ang katanungan. Ang hinahanap ho natin dito ay pangungusap ayon sa kayarian ho. Pangungusap ayon sa kayarian. Kaya, ang una ho nating i-eliminate ay ang padamdam at pasalaysay. Sapagkat sila po ay under sa pangungusap na ayon sa gamit. Ang tama hong sagot rito ay payak. Pero kapag ang tanong naman ho ay, anong uri ito ng pangungusap ayon sa gamit? So ang inyong magiging sagot ho ay padamdam. So di ba, sa isang salita lang ho, sa
sa question, nagkakaiba ho ng kasagutan. Kaya please be careful po. Huwag magmadali sa board exam. Mag-analyze ho ng mabuti. On, may nakikita ho pa rin akong letter A. Letter A. Okay lang ho yan. Okay lang kung magkamali. Saktan nyo ang sarili nyo para maalala nyo po. Kay Sir Melvin ulit na mga linya ho yan. Alright, ang tama hong sagot natin ay payak po. Sapagkat ito, ang tinatanong ho ay ayon sa kayarian. Alright, number 9. Sa ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang galaw, baliw, lamay, kahoy? A. Diptongo, B. Diin, C. Cluster, D. Tono. So ang ating hong context clue dyan, ay nauna na ang sagot. Okay. Ang ating hong context clue dyan ay aw, iw, oy, ay, mga ganyan ho. Alright, karamihan ho sa inyo ay tumama ho. Very good. Ito ho ay diptongo under sa ponemang segmental. Number ponemang segmental. So, may apat ho tayo na uri ng under sa ponemang segmental. I mean, kapag sinabi ho nating diptongo, ito ay patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W. Dalawang titik lamang ho ang malapatinig, Y at W. Halimbawa, bahay ay giliw, iyo. Sisiw, iyo. Kalansay ay kahoy, oy. Okay, cluster. Familiar ba kayo sa cluster? Ito rin ay tinatawag na kambal katinig sapagkat magkasunod ho ang dalawang ang dalawang katinig sa iisang pantig. Halimbawa, ploma. Okay, pansinin niyo ho yung unang pantig ho, ploma. So, 'di ba PL, sila ho ay magkasunod kaya ho tinatawag natin itong kambal katinig. Plano, PL. Crisis, QR. Sports, so nas RT. Intriga, ito ho ay TR. Pares, minimal. So ito po ay mga pares ng mga salita na magkatulad ng bigkas ngunit magkaiba ang kahulugan. Take note rin ho na may iisa ho silang titik na magkaiba sa pareho pong posisyon. For example, pusa, kusa. So diba, pareho yung bigkas nila ngunit magkaiba ang kanilang kahulugan. Pala, bala. Gulong, bulong. Bahay, buhay. Napapansin nyo na may isang titik sila na magkaiba sa pareho hong posisyon. Sa pusa ay nasa unahan ho na posisyon. P at saka K po. Pala, P at B. So dapat ho nasa magkatulad ho sila na posisyon. Ponemang malayang nagpapalitan. Okay, alright. Ito po ang lalaki. So ang mga ponemang malayang nagpapalitan ay I at E, D at R, at saka O at U ho. Lalaki, lalaki. So kahit ano ho yung bigkas nila ay magkatulad pa rin ho naman sila na kahulugan. Marami, madami. Yan ho yung mga ponemang malayang nagpapalitan. Remember lamang po I at E, D at R, O at U. Okay, i-drill ho natin. Maestra is part po ba sa diptongo? Ma'am Generous, hindi ho siya part ng diptongo. Bakit ho? Ito ho ay part ng cluster ho. Kambal katinig ho ang maestra. Maestra, tra, TR, kambal katinig. Kapag sinabi ho nating diptongo, ito po ay patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W. I, U, mga ganyan ho. Bahay, giliw. Maestra, diptongo, hindi ho diptongo, cluster ho ang maestra po. Yes po, cluster po siya. Kambal katinig. Pagpantigin niyo muna ho. Maestra, tra, TR.
Alright po, tamas po si Ma'am Darlene. Ito ho ay nagtatapos sa malapatinig na Y at W. Alright, let's proceed to number 10. Pagkatapos ng 10, i-drill ho natin para may para alam ko ho na may naintindihan ho talaga kayo. Sa kasaysayan ng ating panitikan, ang kinilalang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas ay ang panahon ng Amerikano, B. Castilla, C. Japones, D. Contemporaryo. Lumabas ho to last March. Pakilagyan ho ng star. Okay, number 10. Tama ho ang inyong mga kasagutan. Ito ho ay Hapon. Sa panahon ho ng ang panahon ng Hapon ho ang kinilalang gintong panahon sapagkat hindi ho pinahintulutan ng pamahalang Hapon na gumamit ang mga Pilipino ng wikang Ingles sa pagsulat. Kaya umusbong po ang wikang na nasusulat sa wikang Filipino ho. Nabigyan ho ng pagpapahalaga ang ating wika. All right. I-drill ho natin, letter C. Okay, pag sinabi ho natin morphologia, ito ho ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Morphologia, pag-aaral. Kapag ang tanong naman ho ay morphema, ay kapag ang tanong ay pinakamaliit na unit ng salita, ang sagot nyo po ay morphema. Phonologia ho, ito ay ang makaagham na pag-aaral ng mga tunog. Tunog, phonologia. So kapag ang itinatanong ho ay makabuluhang tunog or isa sa pinakamaliit na unit na tunog, ang sagot nyo ho ay phonema, orthographia. Ito ho ay pag-aaral sa wastong pagbaybay ng mga salita. Pagbaybay ng mga salita, orthographia po. Semantika, ito ho ay semantika, meaning, meaning. Syntaxes, so ang keyword po natin, so sentences ho. Ito yung pagsasama ng mga salita para makabuo ho ng pangungusap. Temporal, uri ito ng pangungusap na walang paksa. Temporal is for time, oras o panahon. Lalabas ang resulta sa LET sa darating na December. So, temporal December. Existential, ito ay ang pagkamayroon o wala ng isang bagay. Phenomenal, lumilindol, bumabaha. Suki po to sa LET. Phenomenal, lumilindol, bumabaha, bumabagyo. Modal, pagkagusto o nais. Gusto kong magkaroon ng lisensya. I-claim nyo na. Alright, pag sinabi ho nating unlapi, ang panlapi ho ay makikita sa unahan. Gitlapi, gitna. Hulapi, huli. Kabilaan, nasa unahan at hulihan. Laguhan, nasa unahan, gitna at saka hulihan. Masistema, ito ay katangian ng wika. Kapag sinasabi, ang tanong ay, ito ay system. Ang wika ay may sinusunod na balangkas, ang sagot nyo ho ay masistema. Kapag dinamiko naman po, kapag nakita nyo sa question, nagbabago, dinamiko ho agad ang sagot. Arbitraryo, kapag nakita nyo po yung context clue na pinagkasundo ng isang lahi, arbitraryo ho. Alright, I hope nakakasunod ho kayo. Mabilis ho ba si ma'am or babagalan ko ba or sakto lang po? Paki-comment nga po. Alright, so sakto lang. Okay po, Ma'am Rhea. So sa Urbana at Felisa, sino nga ho ang sumulat ng Urbana at Felisa? Sumagot lang ho kayo dyan. Like, i-voice out nyo po. Yan rin ho yung ginagawa ko. Nagpapadrill si Sir Melvin, sumasagot ho ako kahit ako lang ho yung mag-isa. Urbana at Felisa, ito ho ay akda ni Father Modesto de Castro. Siya ho ang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Take note po on that. Siya rin ho ay ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Barlaan at Josaphat, sinabi ko ho kanina kung sino ang may akda. Ito ho ay akda ni Father Antonio de Borja. Ito ho ang kauna-unahang nobelang na ipalimbag sa Pilipinas. Pupo, teorya ng wika. Lumalabas ho to. Ito ho ay masidhing damdamin. Ang wika raw ho ay
nagmula sa masidhing damdamin ng tao, pupo. Bawaw, tunog sa hayop at kalikasan. Bawaw, ganyan ho. Alright, para daw masanay sa mabilis. Yes po. Yoheho, ito ho ay teorya ng wika na yoheho. Pursang physical ho. Dingdong, mga bagay na naririnig sa kapaligiran. Pag sinabi ho nating ponema, ito ay ang pinakamaliit na unit ng salita. Morpema, ito ay ang makabuluhang tunog or pinakamaliit na unit ng tunog. Kapag ang itinanong ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, ito ho ay ponolohiya. Lagyan nyo lang ho ng ponolohiya. Morpema, pinakamaliit na unit ng salita. Pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, morpolohiya po. Cluster, ito rin ho ay kambal katinig. Cluster. So, ang katawagan niya ho mismo ang halimbawa. Napapansin nyo? Cluster. Ki at il. K at L, sila ho ay magkakambal. Deptongo, ito ho ay patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W. Aw, iw, uy, uy, bahay, kahoy, buhay, mga ganyan ho. Gintong panahon ng panitika ng Pilipinas. So, pakipaliwanag po ang yoheho. Ang yoheho ho ay teorya ng wika na kung saan sinasabi dito na ang wika raw ay nagmula sa pwersang physical, sa pagtatrabaho. Like, di ba kapag nagtatrabaho tayo, yoheho, for example, barbell na lang. Barbell, yoheho. Kapag nag-aalsa ho tayo ng mga mabibigat na bagay, kadalasan ho nating nasasambit, ho, mga ganyan ho, yoheho. First ang physical po. Alright, gintong panahon ng panitika ng Pilipinas, Hapones po. Number 11, let's proceed. So, inaanyayahan ko ho ang lahat na makinig ho ng mabuti sapagkat lahat ho ng choices ay atin pong irarationalize. Hindi ho masasayang ang oras nyo. Para kahit bali-balik ta rin man ang tanong ho during board exam ay masasagot nyo pa rin po. Ay, 11. Siya ay kilala bilang dakilang mananalumpati ng kilusang propaganda. A. Graciano Lopez Hayna, B. Marcelo H. Del Pilar, C. Jose Rizal, D. Andres Bonifacio. So, lumalabas rin ho na who is the triumvirate of the Filipino movement? So, ang sagot ho ay si Rizal, Graciano Lopez Hayna, at saka si Marcelo H. Del Pilar po. So, sa kilusang propaganda, sino ho ang kilala bilang dakilang mananalumpati? Alright, tama ang inyong mga kasagutan. Ito, siya ho ay si Graciano Lopez Hayna. Sapagkat si Marcelo H. Del Pilar ho ay kilala bilang dakilang political analyst. Si Jose Rizal naman ho ay kilala bilang dakilang manunulat. Dakilang manunulat. Please take note po on that. Andres Bonifacio po ay ama ng katipunan. Okay, i-drill ho natin. Graciano Lopez Hayna, siya po ay kilala bilang dakilang mananalumpati. Marcelo H. Del Pilar, siya ho ay kilala bilang dakilang political analyst. Jose Rizal, siya ho ay kilala bilang dakilang manunulat ho. Kasi minsan, sinashuffle po kasi. Yeah. Tama si Ma'am Charmy, the triumvirate, Hayna, Del Pilar, at Rizal. Ang sagot ho natin ay letter A, dakilang mananalumpate, Graciano Lopez Hayna po. Number 12, kararating lang ni tatay mula sa trabaho. Anong aspekto ng pandiwa ang nasa pangungusap? So ang tinatanong ho ay aspekto ng pandiwa. A, perfectibo, B, imperfectibo, C, contemplatibo, D, katatapos. Kararating lang ni tatay mula sa trabaho. Ang clue word ho natin dito ay kararating. Number 12, letter A. Alright, mabuti ho at pumarito kayo ngayon. So, ang tamang sagot ho natin ay katatapos ho. Kapag sinabi ho natin perfectibo, ito ang kilos ho ay tapos na hong mangyari.
Imperfectibo ho, ang kilos ho ay kasalukuyang ginagawa pa lamang. So meaning po, ang kilos ay nangyayari, kasalukuyan pong nangyayari. Kapag sinabi ho natin contemplativo, ito ho ay, ang kilos ay gagawin pa lamang ho sa hinaharap. Ang katatapos or panagdaan naman ho, ang kilos ay bago pa lamang natapos. Kapag wala ho sa choices ang katatapos, hanapin niyo ho ang panagdaan. So yes, the correct answer po is katatapos. Meaning ang kilos ho ay bago lamang natapos. Let's go to number 13. Anong titulo sa panitika ng Pilipinas ang ibinigay sa manunulat ng akdang pinamagatang isang di pang langit? Letter A, makata ng manggagawa. B, makata ng pag-ibig. C, ama ng balarilang Tagalog. Letter D, ama ng wikang pambansa. So ano raw ho ang ibinigay sa manunulat na titulo sa kanyang akda na isinulat na isang di pang langit? Alright, nakikita ko na inyong mga kasagutan at karamihan ho sa inyo ay tama. So ang may akda ho ng isang di pang langit ay si Amado V. Hernandez. Siya ho ay kilala bilang makata ng manggagawa. Kapag ang tinanong naman ho ay makata ng pag-ibig, siya ho ay si Jose Corazon de Jesus. Ama ng balarilang Tagalog, siya ho ay si Lopi K. Santos. Ang ama ng wikang pambansa naman ho natin ay si Manuel L. Quezon. Ulit, makata ng manggagawa. Tama, siya ay si Amado V. Hernandez. Makata ng pag-ibig, Jose Corazon de Jesus po, tama. Ama ng balarilang Tagalog, Lopi K. Santos. Ama ng wikang pambansa, Manuel L. Quezon. Alright, let's proceed to, ang sagot ho ay letter A. Number 14. Apat na mga mata ang tumitig kay James Joshua. Ano ang tayutay ang ginamit sa pahayag na ito? So, suki rin po sa let ang mga uri ng tayutay. Kaya dapat ngayon pa lang ho, mag-aral na ho kayo dyan. I-master nyo ho, i-understand nyo ho yung mga tayutay. Letter A, pagpapalit saklaw. B, pagtutulad. C, pagpapalit tawag. D, pagwawangis. Okay, ang clue word po natin rito ay apat na mga mata. 14, D, pagwawangis. 14, alright. Kapag sinabi ho natin pagpapalit sa saklaw, ito ho yung pagtukoy ng bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. So pagtutulad ho, simile po siya in English. Meaning dituwirang paghahambing, gumagamit ho ng parang, gaya, katulad ng mga ganyan ho. Pagpapalit tawag naman ho ay pinapalitan ng tawag. Ang pinapalitan ho ng katawagan ng isang bagay. Halimbawa, ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. So, ang gobyerno ho ay pinalitan ng palasyo. Ganyan ho ang pagpapalit tawag. Pagwawangis naman ho, metaphor, direct comparison. Si Ana ay maputi. Kapag pagtutulad ho, si Ana ay ang kanyang balat ay katulad ng niyebe. So, gumagamit ho siya ng mga katulad, parang, katulad ho ng sa Ingles, as, like, simili ho yan. So, number 14. Okay, nagkakaiba inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot ho ay pagpapalit saklaw. Letter A, apat na mga mata ang tumitig kay James Joshua. Pwede rin hong, magbibigay ako ng halip, siya ang hiningi ni Joshua ang kamay ng dalaga. So meaning, nais hingi ni Joshua sa pagpapakasal ang kamay. Ang nais ni Joshua na alukin sa pagpapakasal ho ang dalaga. So ang tama hong sagot dito ay pagpapalit sa klaw or sinekdokipo. Mga tayutay. Pagtutulad, ano nga ho ang pagtutulad? Alright, ito ho ay simile. Dituwirang paghahambing, gumagamit ng para, gaya, katulad ng mga ganyan ho. Pagwawangis, metaphor. Maraming W. Tandaan nyo ang W pag ganun siya para siyang M. So yan ho yung tinandaan ho ko po kasi
nako-confuse po ako sa pagtutulad at pagwawangis dati. Kaya gumawa po ako ng paraan para mas matandaan ko po siya ng maigi. Pagwawangis is for metaphor, meaning tuwirang paghambing. Katulad, okay, let's, may halimbawa ko sa pagtutulad. Yun nga ho. Si, ang balat ni Ana ay katulad ng niyebe. So, pag sa, gagamitin natin ang pangungusap na yun sa pagwawangis, ang magiging kalalabasan lamang po nyo ng pangungusap na yun ay si Ana ay maputi. So, meaning, walang paligoy-ligoy, direct to the point ho, ang pagwawangis o metaphor. Alright, pagsa sa tao, sa English, ito ay personification. For example, ito ay paglalapat ng gawi o kilos ng tao sa mga bagay na wala namang buhay. For example, ang puno ng niyog ay sumasayaw sa ihip ng hangin. So sumasayaw ba? May katangian ba ang niyog na sumasayaw? So wala. Ito ay katangian ho ng tao na inilalapat sa mga bagay na walang buhay. Pagmamalabis or hyperbole, eksaheradong pagpapahayag. For example, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. So pagmamalabis, kaartihan na po 'yan. Pagpapalitawag, ano nga ho ang pagpapalitawag? Ito ho ay metonymy ho sa English. Nagpapalit katawagan sa bagay na tinutukoy. For example, isang kayumanggi ang nabuwal sa bagong bayan para sa bayan. So, ang tinutukoy na isang kayumanggi ho ay si Dr. Jose Rizal. So, pinapalitan ho ng katawagan. Pagpapalit sa claw, binabanggit ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. For example, ang ganda naman ng wheels mo, di ba? Ang wheels ay parang ang ganda naman ng sasakyan mo. Yun lang ang tinutukoy pero alam natin ang kahulugan na yun ay para sa sasakyan ho. Alright, euphemismo, paglumanay, paggamit ng salitang nagpapabawas sa tindi ng kahulugan. For example, siya ay babaeng mababa ang lipad. So, di ba, instead of sabihin natin na ano bayaran, we use babae na bababa ang lipad, mahinhing talipandas, mga ganyan ho. Para hindi ho, sapagkat ito ho ay nagpapabawa sa tindi ng kahulugan. Panguyam or the oxymoron. Ay, panguyam. Irony ho to sa English. Panguyam, irony, mangutya sa paraang waring nagbibigay puri. Waring nagbibigay puri. So, tunay ngang kay galing sumayaw ni Ana sapagkat parehong kaliwa ang kanyang paa. So, nagbibigay siya ng puri kinaunahan pero ang dating ng ang mensahe ng konteksto ay pangungutya ho. Onomatopeya or pagsasatunog, paggamit ng mas nga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. For example, nagising ang bata sa dagundong ng kidlat. So 'di ba kung ano yung tunog, siya rin ang kahulugan ho. Oxymoron, paggamit ng dalawang magkasalungat na salita. Ito ho yung sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. So, dalawang magkasalungat ho na salita, oxymoron ho yan. Pag anapora ho, ito po ay pag-uulit sa unang bahagi ng salita. For example, ikaw ang aking mahal, ikaw ang dalangin ng puso, ikaw ang hiling sa may kapal. Ganyan ho, napapansin nyo na sa unang bahagi ho ng taluntod ay pareho ho sila ng salita. Kapag sinabi naman ho nating epipora, ito ho ay ang pag-uulit sa huling bahagi ng salita. Ikaw ay aking mahal, kaya sana ibigay ka na ng may kapal mahal. Basta ho, may pag-uulit sa huling bahagi ng pahayag o taluntod. Anapora, unahan ho ang inuulit, epipora, and sa huling bahagi ho ang inuulit. Yes po, tama po Ma'am Charmy, ang euphemismo po ay sugar coating. Sugar coating, magpapabawas ho sa tindi ng kahulugan ho. Alright, i-drill ho natin kung talagang naintindihan nyo. Sumagot lang ho kayo dyan.
Pagtutulad, ito ho ay simile. Gumagamit ng parang gaya, katulad ng mga ganyan ho. Pagwawangis, ito ho ay direct comparison. Sa English, ito ho ay tinatawag na metaphor. Pagsasatao ay like, ano ho, sumasayaw ang dahon sa ihip ng hangin, mga ganyan ho. So, nagbibigay ho tayo ng katauhan sa bagay na wala naman hong buhay. Pagmamalabis, eksahirasyon. Pagpapalit-tawag or the metonymy, pagpapalit sa clause, sinokdoki. Ang halimbawa ho ng pagpapalit-tawag ay yung ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. Ang pagpapalit sa clause naman ho ay nais hingi ni James ang kamay ng dalaga. So, tinutukoy ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan ho. Pagpapalit sa clause ho yan. Euphemismo, paglumanay o yung pagpapabawas sa tindi ng kahulugan. Mahinhing talipandas, mababa ang lipad, mga ganyan ho. Panguyam, yan ho ay tunay ngang like tunay nga pong magaling sumayaw si Ana sapagkat pareho ho, parehong kaliwa ho ang kanyang kamay. So panguyam ho yan. Sa una ay nagbibigay puri pero ang konteksto pala ng iyong mensahe ay nangungutya. Onomatopeya or the pagsasatunog. So, dagundong ng kidlat, lagaslas ng tubig, mga ganyan ho. May tunog. Onomatopeya, tunog. Oxymoron, ito yung dalawang magkasalungat na salita sa iisang pahayag or sa isang talata. Sa hirap at ginhawa, mga ganyan ho. Anapora, pag-uulit sa unang bahagi. Epipora, pag-uulit sa huling bahagi. Alright, naway naintindihan niyo ho ang uri ng tayutay po. Number 15, sa pananaliksik, saang kabanata matatagpuan ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura? So I encourage you po na i-memorize niyo ho ang kabanata 1 to 5 po, mga kung ano ho yung mga katawagan nila. Okay, ang tinatanong ho rito ay mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Saang kabanata ba natin ito matatagpuan? Okay, bakit may sumagot ng A, kabanata 1? Kabanata 2? Nakikita ko ho yung mga kasagutan. Okay lang ho na. Ah, kabanata 2. Okay, ang kabanata 1 po ay, ito ay nagtataglay ng suliranin at kaligiran nito. Kabanata 1, mga suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Kabanata 3, disenyo at paraan ng pananaliksik. Kabanata 4, ito po yung presentasyon at interpretasyon ng mga datos. At kabanata 5, lagom, konklusyon at rekomendasyon. Okay, muli po. Kabanata 1, ano nga ulit ang nasa kabanata 1? Tama, ito ay suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, kaugnay na pag-aaral at literatura po. Kabanata 3, disenyo at paraan ng pananaliksik po. Kabanata 4, presentasyon at interpretasyon ng mga datos. At ang panghuli, kabanata 5, lagom, konklusyon at rekomendasyon. Lumalabas ho to sa LET. Last March ho ang lumabas ay ang kabanata 5 po. Alright, tama ang inyong mga kasagutan. Ito ho ay letter B. Kaugnay na pag-aaral at literatura matatagpuan sa kabanata 2. Or for the last time, i-drill ho natin kabanata 1. Sumagot lang ho kayo dyan. Kahit huwag na ho kayong mag-type, basta sumagot lamang ho kayo. Kabanata 1, mga suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Sa English, ito ay tinatawag na Review of Related Literature and Studies. Kabanata 3, tama, disenyo at paraan ng pananaliksik. Kabanata 4, ito ho ay presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Kabanata 5, lagom, conclusion at recommendation. Alright, let's go to number 16. Malaki ang nagagawa ng mga grapikong pantulong sa integrasyon at paglalagom ng kaisipang nakapaloob sa isang tekstong binasa.
Alin sa mga pantulong sa ibaba ang mabisang magagamit sa paghahambing ng katangian ng dalawang bagay? So ano yung context clue na maaari nating i-highlight dito? Alright, tama mga paghahambing ng katangian sa dalawang bagay. So ang una nating i-eliminate ay cyclical na chart. Di ba yan ho yung ginamit natin sa Coate method? Cyclical na chart ay para sa daloy ng pangyayari. Daloy ng pangyayari. Ano ang ikalawa nating i-eliminate? Fishbone technique, cause and effect. Fishbone technique, cause and effect. So ang natitira ho ay Venn diagram at KWL technique. Ang KWL technique, may paghahambing ba dyan? May paghahambing ng katangian ng dalawang bagay ba dyan? So di ba wala po? Sapagkat ang KWL technique ay ginagamit para maiugnay ang dating kaalaman sa bagong kaalaman para sa mas makabuluhang pagkatuto ng mga mag-aaral po. Dating kaalaman sa bagong kaalaman, iniuugnay KWL technique. So ang tamang sagot natin dito ay Venn diagram. Ito ho ay magagamit sa paghahambing ng katangian ng dalawang bagay, comparison and contrast, Venn diagram. Letter B po. All right, sino ang may akda ng Freibotod? Si Andres Bonifacio, B Marcelo Del Pilar, si Graciano Lopez Haina, D Jose Rizal. Yes po, tama po si Ma'am Desiree. KWL stands for Know What Learn. Alright, nakikita ko na ho ang inyong mga kasagutan. Ang may akda ho ng Freibotod ay si Graciano Lopez Haina. Graciano Lopez Haina. So bakit nga ba pinamagat ang Freibotod to? So sa kwento kasi na to, may isang pare na nagmula sa Espanya na dumating sa Pilipinas na butot balat. At kalaunan ho ay naging mataba ho, naging butod ho, naging mataba. Kasi dahil sa ito ho ay gahaman. Kaya ho siya ay tumaba at naging dahil ho gahaman. Si Andres Bonifacio naman ho ang kanyang mga isinulat, pakisulat ho sa inyong mga notes. Ang kanyang isinulat ho ay Katapusang Hibik ng Pilipinas, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at Dekalogo sa Katipunan. Kay Marcelo H. Del Pilar ho, ang siya ay may sagisag patnulat na Pipde, Popdo, Plaridel, Piping Dilat, Siling Labuyo. Marcelo H. Del Pilar. Si Jose Rizal naman ho, siya ho ay may sagisag panulat na Agno, Laonglaan at Dimasalang. At ang kanyang mga isinulat ay ang Ala Juventud Filipinas, Aking Mga Kabata, To the Women of Malolos, Flowers of the Heidelberg, Nolime at El Filibusterismo. Alright, isali na ho natin. Sino ho ang savior ng Nolime Tanghere? Gusto ko hong makita ang inyong mga kasagutan. Sino ho ang tumulong kay Rizal po sa pagpapalimbag sa Nolime Tanghere? Alright, siya po ay si Maximo Viola. At ang savior naman po ng El Filibusterismo ay si Valentin Ventura po. Valentin Ventura. Yes po, tama po Ma'am Desiree. Si Maximo Viola po ang savior ng Nolime Tanghere. Okay, ang tamang sagot dito, may akda ng Freibotod, si Graciano Lopez Haina po. Graciano Lopez Haina. Sapagkat ang akda, ang mga isinulat ni Del Pilar ay Kadakilaan Ka ng Diyos, mga satirikong version ho, Kaiingat Kayo, mga pagpapatama ho, pagpapatama po sa mga praile, sa mga kagagawa ng mga praile ho. Valentin Ventura po, yes po. Okay, ang sagot, ang may akda ng Freibotod ay si Haina. Kapag ang itinanong ay pag-ibig sa tinubuang lupa, ang sagot niyo ho ay Andres Bonifacio. Kapag ang tanong ay Dekaligo, sinong sumulat ng Dekaligo sa Katipunan, Andres Bonifacio pa rin po. Sa Katapusang Hibik ng Pilipinas, Andres Bonifacio pa rin ho. Alright, number 18, isang Pilipinong manunulat na tanyag sa
sa kanyang sagisag panulat na Di Masilaw, Di Masilaw. A. Jose de la Cruz, B. Jose Corazon de Jesus, C. Severino Reyes, D. Emilio Jacinto. So sino nga ba ang tanyag sa kanyang sagisag panulat na Di Masilaw? Di Masilaw. Alright, tama po si Ma'am Teresita. Siya po ay si Emilio Jacinto. Ang sagisag panulat ho ni Jose de la Cruz ay Jusing Sisiu Cruz Zizio. Ganyan ko ho tinandaan. Jose de la Cruz Sisiu, Jusing Sisiu. Jose Corazon de Jesus, siya ay Jusing Batuti. Siya rin ang ama. Yes. Jose Corazon de Jesus ay Jusing Batuti ho. Severino Reyes, Lola Basyang. Lola Basyang ang kanyang sagisag panulat. Jose de la Cruz, ang kanyang sagisag panulat ho ay Jusing Sisiu de Jesus Batuti. Severino Reyes, Lola Basyang, Emilio Jacinto, Di Masilaw. Ang tama hong sagot sa Di Masilaw ay si Emilio Jacinto. Don't worry po, Ma'am Juliet Gapasino, sapagkat ang atin hong lecture na ito ay recorded po. Mababalikan niyo po ito. Yan, isa rin ho, Ma'am Kergel Quijada. Isa rin ho yan, kaya isinali ko ho ang katanungan ito, sapagkat marami ho ang naku-confuse kung sino ang may akda talaga ng Fray Butod. Ang may akda ho talaga ng Fray Butod ay si Graciano Lopez Haina po. Graciano Lopez Haina. Alright, number 19. Alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang sa pangkat? Letter A, cluster. B, diptongo. C, pares minimal. D, diin. Alright, so paki-comment po ang inyong mga kasagutan. Ang hinahanap po natin ay hindi kabilang sa pangkat. Letter. Okay, may bracket na pala ako rito. So ang hindi kabilang sa pangkat ay letter D po, diin. Sapagkat ang cluster, diptongo, pares minimal, punemang malayang nagpapalitan ay under ho sa punemang segmental. Punemang segmental ho under ang cluster, diptongo, pares minimal at punemang malayang nagpapalitan. Ang under naman ho sa punemang suprasegmental ho ay tono, diin, haba at antala. Tono, diin, haba at antala. Yes po, tama po Ma'am Charmy. Ang ABC po ay under sa punemang segmental. Ang kakaiba lamang ho sa choices ay letter D. Sapagkat ito ho ay under sa punemang suprasegmental. Suprasegmental. All right, let's proceed to question number 20. So naririnig niyo po ba ako? Kasi umuulan na po rito. Baka kasi yung boses ko medyo hindi na ho klaro. Alright, mukhang naririnig pa naman ho. Number 20. Isang tulang marumansa na kung saan nakaharap sa mga pakikipagsapalaran ng mga pakikipagsapalaran ang mga tauhan at hango sa tunay na buhay. A. Moro-moro, B. Awit, C. Corrido, D. Mitolohiya. Ang context clue ho natin sa number 20 ay kung hango sa tunay na buhay, hango sa tunay na buhay. 20, letter D. Ma'am Regine, may Regine. Hindi po letter D. Kasi po, mitolohiya ito ho ay kwento tungkol sa Diyos at Diyosa. Mitolohiya, Diyos at Diyosa. Pag sinabi ho nating moro-moro, ito ho ay dula sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Kristiyano at Muslim, moro-moro ho. Awit, ito ho, ang pinakahalimbawa ho ng awit ay ang Florante at Laurana, kung saan ito ay akda ni Francisco Baltazar po. Ang korido, na kung saan ang awit ho ay binubuo ng 12 pantig bawat taluntod. 12 pantig bawat taluntod at ito ho ay hango sa tunay na buhay. Hango sa tunay na buhay. Ang korido naman ho, ang pinakahalimbawa nito ay Ibong Adarna, na kung saan ito ho ay may
8 pantig bawat taluntod ho. Yes po. Letter C. Bakit karamihan ho sa inyong sagot ay letter C? Ang korido ho ay hindi ho siya hango sa tunay na buhay. Ang mga kwento po sa korido ay mga may superpowers, mga ganyan ho, mga kababalaghan ho. Kaya ang sagot ho sa number 20 ay awit ho. Awit. Ang halimbawa ng awit, Florante at Laura. Corrido, ang halimbawa nito, Ibong Adarna. Alright, ang tamang sagot ay letter B. Ang tatandaan nyo lang ho ay pakikipagsapalaran ng mga tauhan at ito ay hango sa tunay na buhay. Ligwak pero di susuko. Tama yan, Ma'am Rujin. Laban lang, alaksan. Alright, i-drill natin yung mga na number ng 11 to 20 ho. Graciano Lopez Haina, ano nga ho ang kanyang isinulat? Fry botod. Del Pilar, ang kanyang mga isinulat ay kadakilaan ka ng Diyos, kaiingat kayo. Ang kanyang sagisag panulat ho, Pip Popdo, Plaridel, Piping Dilat, Siling Labuyo. Pakisulat ho. Sa notes nyo po para mas matandaan nyo po. Alright, Jose Rizal, Laong Laan. Ang kanyang sagisag panulat ay Laong Laan, Agno, Di Masalang. Ang kanyang mga akda ho ay Ala Juventud Filipina. Ito po yung crowning glory ni Rizal. Ala Juventud Filipina, sa aking mga kababata, to the women of Malolos, Flowers of the Heidelberg, Nolimi at El Pili, at marami pa hong iba. Ano hong uulitin natin, Ma'am Loris? Alright, si Graciano Lopez Haina po ay dakilang mananalumpati. Del Pilar, dakilang political analyst. Rizal, dakilang manunulat. Or, yes po. Haina, dakilang mananalumpati. Del Pilar, dakilang political analyst. Rizal, dakilang manunulat ho. Sila ho ang triumvirate of the La Liga movement. Andres Bonifacio, siya ho ay may sagisag panulat na Agapito Bagong Bayan at May Pag-asa. Be careful rin po sa sagisag panulat ni Pascual Poblete. Sapagkat kay Pascual Poblete po, ang kanyang sagisag panulat ho ay Anak Bayan ho. Andres Bonifacio, Agapito, Bagong Bayan. Ang perspektibo po ay ito ay mga aspekto ng under ho sa Ma'am Lori, alright. Pakiulit po ng mga sinulat ni Del Pilar. Okay. Ang mga akda ni Marcelo H. Del Pilar ho ay Kaiingat Kayo, Dasalan at Tuksuhan. Yung mga famous lamang ho yan na akda ni Del Pilar. Dasalan at Tuksuhan, Kaiingat Kayo. Yun. Nakalimutan. Yes po, isa lamang ho yun sa mga isinulat ni Del Pilar. Marami pa ho siyang mga akda na naisulat. Alright, you're welcome po, Ma'am Loris. So, perspektibo, ang kilos ba ay natapos na or hindi pa? Ito po ang natapos na ho ang kilos. And perspektibo, kasalukuyan po nangyayari. Pag sinabi ho natin kontemplatibo, ang kilos ho ay gagawin pa lamang. So, meaning, hindi pa ho nangyayari. Pag sinabi ho natin katatapos, ang kilos ho ay bago lamang natapos. Kapag wala ho sa choices ang katatapos, ang isasagot nyo ho ay panagdaan. Okay, perspektibo, tapos na. Imperfectibo, kasalukuyang ginagawa. Kontemplatibo, gagawin pa lamang. Ang kilos ho ay gagawin pa lamang. Katatapos, ang kilos ho ay bago pa lamang ho na tapos. Alright, tama si Ma'am Amor. Makata ng manggagawa. Sino ang makata ng manggagawa? Paki-comment po ang inyong mga kasagutan. Maghihintay. Alright, ang makata ho ng manggagawa ay si Amado V. Hernandez. Ang kanyang akda ay Isang Dipang Langit ho. Makata ng pag-ibig. Sino ang makata ng pag-ibig? Siya rin ho ay may sagisag panulat na Jose Corazon de
sagisag panulat sinabi. Siya ho ay may sagisag panulat na Joseng Batute. Siya ho ay si Jose Corazon de Jesus. Siya ho ay makata ng pag-ibig. Ama ng balarilang Tagalog, Lopi K. Santos po. Pagtutulad, ito ho ay dituwirang paghahambing. Sa Ingles, ito ho ay simile. Pagwawangis, ito ho ay W, metaphor. Metaphor po ito sa Ingles, ito ay tuwirang paghahambing. Si Ana ay maputi. Kapag ang pangungusap na yun ay ginamit natin sa pagtutulad na tayutay, ang magiging kalalabasan ho nun ay si Ana ay, ang balat ni Ana ay katulad ng niebe. Alright, sino ho ang may sagisag panulat na dimasilaw? Dimasilaw, sino ho? Siya ho ay si Emilio Jacinto, tama po. Joseng Batute, siya ho ang makata ng pag-ibig. Walang iba kundi si Jose Corazon de Jesus po. Joseng Sisiu. Sino ang may sagisag panulat ng Joseng Sisiu? Siya ho ay si Jose de la Cruz po. Jose de la Cruz. Ponemang segmental. Ano nga ho yung under ng ponemang segmental? Diptongo, cluster, ponemang malayang nagpapalitan at saka pares minimal. Again ho, ang under na sa ponemang segmental ay diptongo, cluster, ponemang malayang nagpapalitan at saka pares minimal. Ang under naman ho sa ponemang suprasegmental ay tono, diin, haba, antala. Okay, tama po, si Joseng Sisiu ay si Jose de la Cruz. O, wag ho kayong malito dyan. Jose de la Cruz, Joseng Sisiu, Sisiu, Cruz, Zizio, parang ganun ho yung pagbigkas. Joseng Batute ho siya ho si Jose Corazon de Jesus. Pares minimal ho, pares minimal. Siya po ay under sa ponemang segmental. Na kung saan, pag sinabi ho natin pares minimal, ito, sila ho ay pares ng mga salita na may magkatulad ng bigkas ngunit magkaiba ang kahulugan. Take note rin po na may isang titik sila na magkaiba sa parehong posisyon. For example, sa pares minimal, pala, bala, buhay, bahay, ganyan ho. Alright, Ma'am Leslie, paulit naman ho ng ponemang suprasegmental. Under ho sa ponemang suprasegmental ay ang tono, diin, haba at antala ho. Tono, diin, haba at antala. Yes po, tama po si Ma'am Rogine. Suprasegmental is sound. Okay, let's proceed po para makarami ho tayo. Number 21. Alin sa mga sumusunod na pangalan ang basal? A, pagkain. B, pag-asa. C, gamot. D, lapis. So ang hinahanap ko natin, pangalan na basal. So may pangalang basal. Kapag sinabi ho nating basal, ito ho ay hindi nahahawakan, hindi nakikita. Ang kabaliktaran naman ho ng basal ay ang pangalan na tahas. Kapag ho sinabi nating tahas, ito ay nakikita at nahahawakan ho. So, alin ho rito ang hindi nakikita at hindi nahahawakan? Yes po, tama po kayo. Ang sagot ho sa number 21 ay letter B, pag-asa, sapagkat ito ay kaisipan, hindi nakikita at hindi nahahawakan ho. Mayroon ho tayong dalawang uri ng pangalan. Iaano ko na lang ho, isasali para alam nyo ho. Pangalang pantangi at pambalana. Meaning pantangi, pangalang pantangi is for particular. Pag sinasabi ho nating pambalana, ito po ay panlahat, pangmadla. For example, pantangi, Dr. Jose Rizal. Kapag ginagamit ho natin yan sa pambalana, ang magiging ano po niyan ay mga bayani. Bayani. So sa pambalana po, panlahat. Sa pantangi, tangi, isa lang. So, particular ho. For example, Western Mindanao State University. So, ngalan ho yan ang paaralan. Particular school. At ang magiging translation po niyan sa pambalana ho ay paaralan. Naging paaralan na lang po. Alright, naiintindihan nyo ba? Pag-asa is under basal po.
Yes po, tama po si Ma'am Rogine. Ang A, C at D ay nahahawakan, nakikita. Kaya ito ho ay under sa pangalang tahas. Ano nga ulit yung apat na uri ng pangalan? Pantangi, pambalana, tahas at basal. Pantangi, pambalana, tahas, nahahawakan at basal, meaning hindi nakikita. Alright, I hope nakuha niyo po. Kasi suki rin po ito sa LED. Alright, number 22. Ang tamang sagot ho rito ay letter B, sapagkat ang pag-asa ho ay under sa basal. Let's proceed to number 22. Ang salitang parak ay nasa anong antas ng wika? A. Jargon, B. Colloquial, C. Pidgin, D. Balbal. Comment your answer down below po. Ang parak ay nasa anong antas ng wika? Pag sinabi ho kasi nating jargon, ito ay mga salita na ginagamit in a certain field. Katulad ng guro, di ba? Ang mga salitang DLL, lapis, DLL, chalk, mga ganyan ho, DLL, mga lesson plan, ito ay po yung mga term na ginagamit in a specific profession po sa guro ho. At iba rin ho yung term sa ng mga doktor, mga accountant, lawyer, ganyan ho. Letter B, colloquial. Ito ay ang pagpapaikli ng mga salita. Halimbawa, paano naging pano. So may pagpapaikli ho. Ang Pidgin, ito ho ay tinatawag na nobody's native language po. At ang tamang sagot ho ay balbal. Sapagkat ang parak po ay nangangahulagang pulis at ito ay salita na pangkanto po. Pangkanto. 22A, ang jargon ho, muli, ang jargon ho ay ginagamit sa isang particular na profession ho. Sapagkat iba-iba po ang term ng bawat profession. Sa guro, ang magiging inclined na term po sa atin ay mga DLL, mga chok, mga ganun ho. Ang sa doktor naman ho, mga prescription, resita, gamot. So, ang jargon is ginagamit in a specific profession po. So yes, ang tamang sagot ay balbal po. Number 23, si Joshua ay matalino. Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito. So ang context clue po natin ay ayos ng pangungusap. Ayos ng pangungusap. So ano yung una nating i-eliminate? So ano ho ang una nating i-eliminate? Ito ho ay ang payak at tambalan sabagat ang payak at tambalan ho ay under ng pangungusap ayon sa kayarian. Ang muli, ang payak at tambalan ho ay under sa pangungusap na ayon sa kayarian. Kaya nga ho sinasabi ko sa inyo na dapat master na intindihan niyo po at master niyo ho ang konsepto sa linguistika ho. Ibigay ayos ng pangusap. So may dalawang ayos lamang ho tayo ng pangusap. Ito po ay ang karaniwan at di karaniwan. So na-eliminate na natin si E at C. May natitira si B at D. So si Joshua ay matalino. Karaniwan or di karaniwan? Ang di karaniwan ho ay nauuna ang simuno kaysa panaguri. Ang karaniwan naman ho ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. So 23, ang sagot ho ay di karaniwan. Sino nga ba ang pinag-uusapan ho sa pahayag na iyan? Si Joshua ay matalino. So ang simuno ho ay si Joshua. Yes po, may I ho. Hindi ho lahat ng di karaniwan ay may I. Pero isa rin ho yan sa mga palatandaan. Alright, once again, ang payak at tambalan ho ay under sa pangungusap ayon sa kayarian. Ang karaniwan at di karaniwan naman ho ay ayos ng pangungusap. Pag di karaniwan, nauuna ang simuno kaysa panaguri. Karaniwan, nauuna ang panaguri kaysa simuno. So ang tamang sagot rito ay di karaniwan sapagkat nauna po si Joshua. Siya ho ang simuno or pinag-uusapan. Di karaniwan ho. Ang pangarap ay isang pangalang. Alright, bumalik naman na bumalik po to. Kaya ito po ba ay pantangi, tahas, basal or pambalana? Nakikita niyo ba ang
Ito ho ay pangalang. Alright. Ako'y natutuwa sapagkat last item ay iba ho yung tanong, pero ngayon ay naitaman nyo na ho. Nangangahulugan lamang ho ito na talagang naintindihan nyo po. Ang pangarap po ay hindi nakikita, hindi nahawak, at ito ay kaisipan. Kaya ito ho ay under sa pangalang basal. Pangalang basal ho. 24 pangarap basal po. Alright? Ano nga ulit yung pantangi, particular na bagay, panbalana, panlahat, tahas, nahahawakan, basal, hindi nakikita? Alright? Anong uri ng tagapaginig? Ang tango ng tango, ngunit walang naiintindihan. Ano kayang uri kayo? A. Eager beaver. B. Tiger. C. Sleeper. D. BCB. Ang hinahanap po natin ay tagapakinig na tango ng tango, ngunit walang naiintindihan. Kayo ba to? Ginagawa natin to noon. Ginagawa ko to noon. Guilty ako rito. Tuwing math, kasi hindi ko ho gusto yung math. Kaya ang tanging ginagawa ko lang, yes ma, yes ma. Parang naiintindihan. Pero sa totoo lang, hindi ko ho talaga naiintindihan. So yes, ang ating context clue po rito ay tango ng tango, ngunit walang naiintindihan. At karamihan ho sa inyo, okay, may di na sagot. So, ang tama hong sagot rito ay letter E po. Apple. Eager beaver. Sila ho yung uri ng tagapakinig na tango ng tango, ngunit walang naintindihan. So, si Tiger naman ho, sila yung uri ng tagapakinig na naghihintay na magkamali ang nagsasalita para ho ilang mapuna. Ganyan ho ang Tiger. Ang Sleeper naman ho, sila yung tulog ng tulog. May natutulog ba rito habang nanonood? So, wag ho kayong tutulog-tulog dyan. Gusto nyo bang magkaroon ng lisensya ngarong December po? Okay, ang Sleeper naman ho, sila yung uri ng tagapakinig na tulog ng tulog. Sila yung nasa classroom na palaging tulog po. Ang BCB ho, sila ho yung tagapakinig na busy sa ibang bagay sa halip na makinig ho, busy sa pagchat-chat, mga ganyan ho. Alright, let's discuss uri ng tagapakinig. Bewildered. Sila yung tagapakinig na makikita mo yung kanilang pagkunot ng noo at pagsimangot. So, hindi mo alam kung may naintindihan ba sila. Basta visible ho sa kanilang mukha ang pagkunot ng noo at pagsimangot. Frowner. Okay. Si ma'am. Kumakain daw po siya. Sige, kain ka lang po dyan, ma'am. Basta makinig ho tayong mabuti. Ang frowner, sila naman ho yung laging handa na magtanong para makapagpa-impress. So, sila yung mga Jollibee. Relax. Sila naman ho yung kitang-kita ang kawalang interes sa pakikinig. So, chill lang. Like, parang wala lang. Mga ganyan ho ang relax. So, two-eared listener, dapat kayo to. Dapat kayo to. Kasi naintindihan, narinig nyo at naintindihan nyo pa. Two-eared listener ba kayo? Alright, yes naman. Sila yung tagapakinig na ginagamit ang tenga at utak. Tiger. Sinong alit si Tiger? Sila yung mga tagapakinig na naghihintay na magkamali ang nagsasalita. BCB. Sila yung may ginagawa or abala sa ibang gawain. Eager beaver, sila naman yung tagapakinig na tango ng tango, ngiti ng ngiti, ngunit wala namang naintindihan. So yes, let's master po. Bewildered, ano nga, pag sinabi ho natin bewildered, sila ho yung uri ng tagapakinig na makikita yung pagkunot ng noo at pagsimangot. Pagkunot ng noo at pagsimangot, bewildered po. Frowner, sila yung tagapakinig na So, frowner, sila ho yung tagapakinig na laging handang magtanong. Frowner, laging handang magtanong. Relax, sila yung tagapakinig na parang wala lang. Two-eared listener, ito ay uri ng tagapakinig na ginagamit ang tenga at utak. Tiger, ito naman ang uri ng tagapakinig na naghihintay na magkamali ang nagsalita.
BCB, sila yung uri ng tagapakinig na abala sa ibang bagay. Eager beaver, ngiti ng ngiti, tango ng tango. Pero walang naintindihan. Sleeper, sila yung mga natutulog, uri ng tagapakinig na tulog ng tulog. Alright, so bewildered, sila yung pagkunot ng noo at pagsimangot. Frowner, sila po yung laging handang magtanong para makapagpa-impress. Relax, chill lang. Two-eared listener, ginagamit ang tenga at utak. Tiger, ito yung tagapakinig na naghihintay na magkamali. BCB, sila yung abala sa ibang bagay. Eager beaver, tango ng tango, ngiti ng ngiti, wala na mga intindihan. Sleeper, sila yung tagapakinig na tulog na tulog, na tulog ng tulog pa. Alright, number 26, nasa anong antas ng wika kabilang ang mga salitang tulad ng nasan at paano? So, diniscuss ko to kanina. Letter A, balbal, B, jargon, C, colloquial, D, duplo. So, antas ng wika ho ang hinahanap natin. So, ang una ho nating i-eliminate ay ang duplo. Duplo, sapagkat ito ho ay dula sa lamay para aliwin ang mga bisita ng pumunta sa lamay ho. Ito ay pagpapaikli. Ang tamang sagot ho ay tama. 26, colloquial ho. Nasaan, naging nasan, paano, naging paano. Ang balbal ho ay mga salita na pangkanto or pinakamababang antas ng wika. Yosi, parak, mga ganyan ho. Ang jargon naman ho ay ginagamit in a particular profession ho. Ang tamang sagot ay letter C, colloquial. Kapag nakita niyo sa tanong na pagpapaikli ng mga salita, colloquial na po agad ang isagot niyo. 27. Sa pananaliksik, saang kabanata matatagpuan ang tungkol sa suliranin at kaligiran nito? 27. Alright, i-drill nga natin ang bahagi ng pananaliksik. Kabanata 1, suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Kabanata 3, disenyo at paraan ng pananaliksik. Kabanata 4, presentasyon at interpretasyon po ng datos. Kabanata 5, lagom, konklusyon at rekomendasyon. So ang tinatanong ko sa 27 ay suliranin at kaligiran nito. So anong kabanata natin ito matatagpuan? Alright, karamihan ho sa inyo ay tumama. Very good. Letter A po ang tamang sagot. Number 28, ang salitang bana ay halimbawa ng anong variety ng wika? Letter A, ecolect. B, dialect. C, ethnolect. D, edulect. Number 27, letter ecolect ba? Karamihan sa inyo ay letter A. So, ang tama hong sagot, pag sinasabi ho nating ecolect, ito ay wika na nabubuo sa loob ng tahanan. Ecolect, loob ng tahanan. Dialect, ito po ay wika na sinasalita sa isang particular na lugar, dialect ho. Kapag ethnolect, ethnolinguistikong grupo ho ang clue word natin dyan. Edulect or the identity dialect, meaning estilo mo sa pagsasalita. Katulad kay Noli de Castro, magandang gabi, bayan. So, identity. So, kapag yan ho yung pag naririnig ho natin yan, alam natin na kay Noli de Castro yung line na yan. So number 28 po, ang tamang sagot ay dialect. Dialect po. Letter B. Ulit, ano nga ho ang ecolect? Ito ay wika na nabubuo sa loob ng tahanan. Ecolect, loob ng tahanan. Dialect, particular na lugar. Letter ethnolect, ethnolinguistikong grupo. Edulect, identity, dialect. Bana is bisaya. Tama po. So guys, iinom ho muna ako ng tubig. Uminom rin ho kayo ng tubig. Babalik ho tayo. I-off ko muna ho. Number 30 na lang. Number 29. Bana is asawang lalaki. Tama po. Ano ang kauna-unahang aklat ang nailimbag sa Pilipinas noong 1953? Suki rin po ito sa LED. Anong kauna-unahang aklat ang nailimbag sa Pilipinas noong 1953? A. Doktrina Kristiyana. B. Barlaan at Yusafat.
si Nuestra Señora del Rosario, letter D, a child of sorrow. So ang tama hong sagot ay kauna-unahang aklat, Doktrina Kristiyana po, tama. So be careful po in answering question ho. Dahil kapag ang tanong ho ay kauna-unahang nobelang aklat na naipalimbag sa Pilipinas, ang sagot nyo ho ay Barlaan at Yusafat, kauna-unahang nobelang aklat. Kapag Nuestra Señora del Rosario ho, ito ho ang ikalawang aklat na panrelihiyon na nailimbag sa Pilipinas. Ito ho ay isinulat ni Father Blancas de San Jose ho. A Child of Sorrow naman ho ay kauna-unahang aklat na naisulat sa wikang Ingles. Alright, i-drill ho natin. Kapag sinabing kauna-unahang aklat na nailimbag, Doktrina Kristiyana po. Kauna-unahang nobelang nailimbag, Barlaan at Yusafat po. Ikalawang aklat na nailimbag, Nuestra Señora del Rosario po. A Child of Sorrow, ito ay ang unang aklat na nailimbag sa wikang Ingles po. Number 30. So ang tamang sagot ay letter A. Number 30. Ito ang taon na ipinatupad ng formal ang Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. So 1937, B 1959, C 1987, D June 1961. So ang sagot ho ay Filipino 1987. Ang 1937 ho ang katawagan ng ating wikang pambansa ay Tagalog ho, Tagalog. 1959 naging Filipino, 1987 naging Filipino. Ang June 1861 ho, ito ho yung birthday ni Jose Rizal. June 1861. Okay, so bago tayo mag-drill, iinom ho muna ako ng tubig. I'll be back po. So yes, I'm done po. Nakainom na. Okay. 1937, ito ho ay, ang wikang pambansa ho natin ay tinawag na Tagalog ho. 1937, Tagalog. 1959, Filipino. 1987, Filipino. Kailan ipinanganak si Rizal? June 1861 po sa Calamba, Laguna. So ang tamang sagot ho natin ay 1987, which is letter C po. Anong batas ang nagsasaad na ang wikang pambansa natin ay ibabatay sa Tagalog? So, ito ho ay, wait, naglalag. Ang batas ho na nagsasabi na ang Tagalog ho ay ating magiging batayan sa wikang pambansa ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134. Ang batas naman ho ang nagsasaad na Pilipino ang is na sa Pilipino ibabatay ang sa 1959 ho Pilipino na kung saan ito ay sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7 ho. At ang batas na nagsasaad na Pilipino ang ating magiging pambansang wika ay ang Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6. Okay? Tama po si Ma'am Crochelle Quijada. 1937, Tagalog. 1959, Filipino. 1987, Filipino. Sa 1937, ang batas ho na nag-support ho ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134. Kautosang tagapagpaganap bilang 134, Tagalog po yan. Kautosang pangkagawaran bilang 7, ito po ay Pilipino. So,
Sa Ligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6, ang ating wikang pabansa ay tatawaging Filipino. Alright, i-drill ho natin. Basal, ano nga ho yung basal? Ito ay hindi nakikita at hindi nahahawakan, katulad ng kaisipan. Tahas, nakikita at nahahawakan, lapis, bola, mga ganyan ho. Pantangi, meaning particular. Jose Rizal, mga ngalan ng tao ho, mga Pantangi, Western Mindanao State University, Andres Bonifacio. Pag sinabi ho natin pambalan na, meaning pangmadla ho, pangmadla. Bayani, paaralan, guro, mga ganyan ho. Parak, ito ay, anong antas ng wika ang parak? Ito ho ay balbal, tama. Ang di karaniwan na ayos ng pangungusap ho, ito ba ay nauunang Simuno at Panaguri or ang Panaguri at Simuno? Kapag di karaniwan ho, nauuna ho ang Simuno at Panaguri. Ang karaniwan naman ho ay nauuna ang Panaguri at Simuno. Ang pangarap, anong uri ng pangalan ito? Ito ho ay basal. Tama po, basal. Lapis. Ang lapis ay, ito ba ay basal o tahas? Tama, ito ay tahas po. Nasaan at paano? Ito ay antas ng pagpapaikli ng mga salita. Anong tawag sa pagpapaikli ng mga salita? Kolokyal po, kolokyal. Doktrina Kristiyana, ito ang unang aklat na naipalimbag sa Pilipinas noong 1953. Ano naman ho ang ikalawang aklat? Nuestra Señora del Rosario ho. Nuestra Señora del Rosario at ito ay akda ni Father Blancas de San Jose ho. Ang ikatlong aklat naman ho ay Barlaan at Yusafat. At ito rin ho ay kilala bilang unang nobelang na ipalimbag sa Pilipinas. Ito ay akda ni Father Antonio de Borja po. A Child of Sorrow. Ito ay akda na unang naisulat sa wikang Ingles. Sino ang may akda ng Child of Sorrow? Si Zoilo Galang po. Zoilo Galang. Urbana at Feliza. Sino ang sumulat? Modesto de Castro po. Siya ay kilala bilang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Sino nga ang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog? Modesto de Castro po. 1937, ang wika ay tinawag na Tagalog po. Sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 134. 1937, Tagalog, kautosang pangkagawaran bilang 134. 1959, ang wikang pambansa raw ay ibabatay sa Pilipino sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 7. 1987, ang ating wikang pambansa ay ibabatay sa Pilipino sa bisa ng sa Ligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6. Ang ating wikang pambansa ay tatawagin hong Filipino. Yes po, i-memorize nyo rin ho yung mga batas na binanggit ko sapagkat ang lalabas rin ho yan sa mga wika-wika ho. Okay, i-drill ulit natin yung mga bahagi ng pananaliksik. Kasi ilang items, mga tatlo or apat na items ho ang lumabas last March. Kaya paulit-ulit ko po itong i-drill para ma-master nyo ho. Alright, Kabanata 1, ito ay mga suliranin at kaligiran nito, kabanata to, suliranin at kaligiran nito, kabanata to, mga kaugnay na pag-aaral at literatura, kabanata 3, disenyo at paraan ng pananaliksik, kabanata 4, paraan at presentasyon at interpretasyon ng datos, kabanata 5, islagom, konklusyon at rekomendasyon. Uri ng tagapakinig. Okay, gusto ko to. Bewildered, sila ho yung makikita ho ang pagkunot at pagsimangot ng kanilang noo. Sila ho ang bewildered. Ang frowner, sila naman ho yung tagapakinig na naghihintay na Ang bewildered, sila naman ho yung tagapakinig na nakikita ang pagkunot ng kanilang noo at pagsimangot. Pag sinabi ho nating frowner, sila ho yung tagapakinig na laging handang magtanong para makapagpa-impress. Frowner. Relax, sila naman yung
tagapakinig na chill lang, parang wala lang. Two-eared listener, sila yung tagapakinig na ginagamit ang tenga at utak. Anong ang two-eared listener po? Tiger, sila yung tagapakinig na naghihintay na magkamali ang nagsasalita para magbigay po na po. BCB, sila ho yung abala sa ibang bagay. Eager Beaver, sila yung tagapakinig na tango ng tango ngunit wala namang naintindihan. Sleeper, sila ho yung tagapakinig na tulog ng tulog lang sa gilid. Alright, si Ma'am MJ daw, chill lang, relax. Okay. Okay, i-drill ho natin. Bewildered, pagkunot at pagsimangot, visible ho sa kanilang mukha. Pag sinabi ho natin, frowner, sila naman ho yung tagapakinig na laging handang magtanong para makapagpa-impress. Ang relaxed, chill lang, parang wala lang. Ang two-eared listener, tenga at utak. Tiger, naghihintay na magkamali para makapagpuna po. BCB, sila yung abala sa ibang bagay. Eager Beaver, ngiti ng ngiti, tango ng tango, Eager Beaver agad yan. Sleeper, sila ho yung tulog ng tulog lang sa gilid. Alright, let's proceed to number 31. Ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? Madami daw negosyo, BCB. Tama po, abala sa ibang bagay. Kumakain raw ko si Ma'am MJ habang nakikinig. So number 32, ilan lahat ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? Dapat ho alam nyo to. I-memorize nyo po to. 32, bakit may 7 akong nakikita? So ang tama hong sagot ay letter B po, B. Ang mga hiram na titik ho ay C, F, J, N, Y, Q, V, X, Z. Okay, yan ho ang mga hiram na titik. I-memorize nyo po to, paki-screenshot. C, F, J, N, Y, Q, V, X, at saka J. Kapag ang tanong ho ay ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino sa alfabetong Ingles, ang magiging sagot nyo ho ay pito, sapagkat ang N niya ay hindi ho kasali na hiniram natin sa alfabetong Ingles, sapagkat ito po ay galing sa mga Kastila ho. Ang, kapag ang tanong ilan ang hiram na titik sa alfabetong Filipino, ang sagot nyo ho ay 8. Pero kapag ang tanong ay ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino sa alfabetong Ingles, ang sagot nyo ho ay 7. Kaya be careful po talaga sa pagsagot ho. Huwag magpadali. Take your time po. Letter B po ang sagot. Ang mga sumusunod ay mga nobela ni Luwalhati Bautista maliban sa Dekada 70, Gapo, Satanas sa Lupa, Bulaklak ng Safety Jail. So, ang hinahanap po natin ay Hindi Akda ni Luwalhati Bautista. 32. Okay, very good, Ma'am Sky B. Ito ho ay letter C. Sapagkat ang Satanas sa Lupa ho ay akda ni Celso Karunungan. Celso Karunungan, Satanas sa Lupa. Ang Dekada 70, sinura honor ho yata ang bida rito, yung Walang Himala. Dekada, ang mga akda ni Luwalhati Bautista ay Dekada 70, Gapo, Bulaklak ng Safety Jail, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Si Luwalhati Bautista po ay sikat bilang feministang manunulat ho. Sikat na feministang manunulat na may akda ng Dekada 70, Gapo, Bulaklak ng Safety Jail at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Siya ho ay si Luwalhati Bautista. Alright, Satanas sa Lupa, Celso Karunungan ho. Kaya ang sagot ho natin dito ay letter C. Sapagkat hindi ho siya akda ni Luwalhati Bautista. Number 33, ang maupay na aga ng mga taga-Samar ay halimbawa ng anong antas ng wika. Maupay na aga ang ating context clue. Ito ba ay colloquial, balbal, jargon, at or lalawiganin? Sa 33, nakikita ko na yung mga kasagutan at karamihan ho sa inyo ay tama ho. Nangangahulugan lamang ito ay na talagang natuto na ho. Ang colloquial ho, ano ho ang ating tatandaan sa colloquial? Pagpapaikli ng mga salita ho.
pagpapaikli na mga salita. Ang balbal ho, ito ang pinakamababang antas ng wika. Pinakamababang antas, balbal. Jargon, ginagamit in a, sa isang particular na profesyon, ito ho ay jargon. Lalawiganin, ito ho ay sinasalita na sa isang particular na lalawigan. So dito, sinabi na kung saan ang lalawigan, taga summer. So ang ating magiging sagot na ay letter D po, lalawiganin. Alright, number 34. Anong awiting bayan ang ginagamit sa pagpapatulog ng bata? Uso rin ho to yung mga, to sa let, suki rin ho yung mga awiting bayan. Letter A, Diona. B, Talindaw. C, Uyayi. D, Kuminta. So, 34, letter C. Yes. Ang sagot ho sa number 34 ay letter C po. Letter Ang Diona ho ay awit tungkol sa pagpapakasal, Talindaw, pamamangka. Lutaw-lut, Talindaw, pamamangka. Uyayi, pagpapatulog ng bata ho. Or ito rin ho ay tinatawag na hele. Kumintang, awit sa pakikipagdigma po. Kaya ang tamang sagot ho natin dito ay uyayi po. Now let's discuss different na iba't ibang uri ng awiting bayan ho. Uyayi, ito ho ay pagpapatulog sa bata. Sumagot lamang ho kayo dyan. Uyayi, pagpapatulog sa bata. Diona, pangkasal. Dungaw, ito ay awit sa kalungkutan. Umbay, paglilibing. Dalit or imno, ito ay pagsamba. Kundiman, ito ay awit sa pag-ibig ng mga Tagalog. Ang balitaw ay awit sa pag-ibig ng mga Bisaya. Kumintang ay awit sa pakikipagdigma. Ang talindaw ay awit sa pamamangka. Ang sambutani ay awit sa tagumpay. Kutang-kutang ay awit ng mga lasinggero. Yes po, dalit pagsamba. Ang kasal ho ay Diona. Alright, i-drill ho natin ito for the last time. Uyayi, pagpapatulog ng bata ho yan. Diona, pangkasal. Dungaw, kalungkutan. Umbay, paglilibing. Dalit or imno, pagsamba ho yan. Kundiman, awit sa pag-ibig ng mga Tagalog. Balitaw, awit sa pag-ibig ng mga Bisaya. Kumintang, pakikipagdigma ho. Talindaw, awit sa pamamangka. Sambutani, awit sa tagumpay. Kutang-kutang ay awit sa mga lasinggero. Diona, pag-ibig din po ba? Pwede po, pwede. Ay, hindi ho. Ang Diona ho ay specific lamang siya na pangkasal. Kapag ang tinatanong ho ng board exam ay awit sa pag-ibig ng mga Tagalog, kundiman. Awit sa pag-ibig ng mga Bisaya, balitaw. Kapag ang choices ho ay mayroong kundiman lang, then isagot nyo na ho ang kundiman. Alright, number 35. Anong sangay ng lingwistika ang nakatuon sa tamang pagsasaayos ng mga salita para makabuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng buong diwa? So ang context clue ho natin dito ay pangungusap. So ano nga ba ang tamang sagot? Letter A, orthographia. B, phonologia. C, morphologia. D, syntaxes. 35, nakikita ko na ho ang inyong mga kasagutan at karamihan ho sa inyo ay tama. So ang orthographia ho, tandaan ho natin kapag nakita natin sa tanong ang pagbaybay ng mga salita, orthographia ho yan agad. Phonologia, makabuluhang pag-aaral ng mga tunog. Morphologia, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Ang syntaxes naman ho ay para sa pangungusap. Syntaxes or syntax pangungusap. Sa kahulugan ho, ito ho ay tinatawag na semantics. Semantics, kahulugan. So, ang tamang sagot ho natin rito ay syntax po. Pangungusap. Kapag ang tanong bye-bye, orthographia ho. 36. Maraming salamat. Ito ay anong uri ng pangungusap na walang paksa? Temporal. Sambitla, letter C, formulasyong panlipunan. D, phenomenal.
So sana naalala nyo pa yung kanina na na-discuss ko po. Letter A, bakit? 36 letters B. Ito ay, kapag sinabi ho nating temporal, ito ay for time, oras o panahon. Sambitla, ito ay isa o dalawang pantig na mga salita, katulad ng aray, mga ganyan ho. Sambitla ho yan. Kapag formalasyong panlipunan ho, ito ay paggalang or pagpapasalamat. At ang phenomenal ho ay ang pangkalikasan, meaning bumabagha, bumabaha, bumabagyo, lumilindol. So ang tanong ho natin, ang tanong ho ay maraming salamat. So ito po ay under sa bakit may B sambitla. Alright, ito ho ay under sa formalasyong panlipunan ho. Ang sambitla ho ay halimbawa ay aray, naku, ganyan ho. Ang tamang sagot ay letter C po. Pangungusap na walang paksa, idril. Pag-existential, ito ay ang pagka mayroon o wala ng isang bagay. Pagka mayroon o wala ng isang bagay. Modal, pagka gusto o nais. E temporal, time. Temporal, time. Formulasyong panlipunan, pagbati o paggalang, magandang umaga, magandang araw, mga ganyan ho. Sambitla, ito ay isa o dalawang pantig ng mga salita. Aray, nako, mga ganyan ho. Pautos, ito ay ginagamitan ng salit ng pakinasalita. Pakilagay nga dyan ng baso, pakiuro nga ng mga plato, mga ganyan ho. Ang paghanga ho ay nagpapahayag ng paghanga. Tunay ngang napakagaling sumayaw ni Ana. Phenomenal ito ho ay ang pangkalikasan. Bumabagyo, bumabaha, lumilindol. Yes po, tama po Sir Aboy. Ang sambitla ay pag nabibigla. Halimbawa po ng existential. So, ang halimbawa ko talaga, ito ay natutunan ko talaga kay Sir Melvin at talagang hindi ko nakalimutan. Ito ho yung mayroon ka ngang jowa, wala ka namang lisensya. Yan ho ang halimbawa ng existential. Ang modal naman ho ay gusto kong magkaroon ng lisensya ngayong December. So, pagka gusto mo sa isang bagay. Alright, number 37. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang talumpati na kung saan maagang ipinaalam ang mga kalahok tungkol sa anong paksa ang kanilang itatalumpati? A, may kahandaan. B, impronto. C, bigla ang talumpati. D, di handa. So ang hinahanap ho natin dito ay tungkol sa talumpati na maagang ipinaalam sa mga kalahok. So ito ho ay may kahandaan. Yes po, tama po ang inyong kasagutan. Ito ho ay may kahandaan. Pero kapag ang tanong ho ay hindi maagang ipinaalam or maliit lamang na oras ang ibinigay sa mga kalahok, ang magiging sagot nyo po ay impronto. Impronto or di handa. Kapag maagang ipinaalam, ang sagot ho ay may kahandaan. Pero kapag ang tanong ho ay binigyan lamang ho ng maliit na oras ang mga kalahok or ito ho ay impronto. Impronto po ay hindi maagang ipinaalam. Okay, ito ho ay letter A. 38. Anong bahagi ng pananalita ang inihahalili sa pangalan upang maiwasan ang pag-uulit na pagbanggit sa pangalan? A, pangalan. B, panguri. C, panghalip. D, pandiwa. So ang pangalan is noun. Panguri, ito ba? So ang ating clue word dito ay mga inihahalili sa pangalan. Inihahalili sa pangalan ho. So 38, ang tamang sagot ho natin ay panghalip. For example, si Ana ay nag-aral ng mabuti kung kaya't siya ay pumasa sa LET. So, di ba hindi na natin ginamit ang pangalan na Ana sa ikalawa ho na kaisipan. Ang ginamit ho natin ay siya. Siya bilang pagtukoy kay Ana po. Ito ho ay inihahalili sa pangalan, panghalip po to. Pagpandiwa, action words. Mga action po, sumayaw, kumanta. At ang panguri naman ho ay halimbawa nito ay
si Anna ay masaya sa kanyang kaarawan. So, ang panguri ko ay naglalarawan. Ay naglalarawan sa simuno. So, si Anna, ang panguri sa pangungusap na iyon ay masaya ho, masaya. Kapag ang tanong ay inihahalili sa pangalan, panghalip po yan, panghalip. Alright, let's, letter, okay. Mali ho ang nailagay ko na kasagutan. Ang tamang sagot ho sa number 38 ay letter C, panghalip po. 39, ayon kay Fe, siya ay masaya sa kanyang kaarawan. Ang salitang ayon ka ay isang letter A, pangukol, letter B, panguri, letter C, pangatnig, letter D, pangalan. Please comment on your answer po. 39, Ma'am MJ, C daw. Ma'am, be careful po. Sa susunod, ang lagi kong paalala, be careful po. Basahin hong mabuti ang katanungan. Minsan, isang beses lang ho kayong magtitake ng board exam, kaya maging maingat po. Ang salitang ayon ka ay isang, ang highlight ho ay ayon kay. So ito ba'y pang-ukol, ito ba'y pang-uri, ito ba'y pangatnig, ito ba'y pangalan. So ang tamang sagot ay, okay, iba-iba ho ang inyong mga kasagutan at ang tamang sagot ho ay letter A. Ang tinatanong ho kasi ayon kay, pang-ukol ho yan. Ayon kay, nga ganyan ho. Pag ang panguri po, kapag ang salitang masaya ho, siya po ang panguri dyan sa pangungusap na iyan. Masaya, panguri. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap na ayon kay Fe, siya ay masaya sa kanyang kaarawan ay. Pangatnig ay conjunction po. At, ay, upang, para, mga ganyan ho. Yan ho ay pangatnig. Ang pangalan ho dyan ay Fe. Sa pangungusap na iyan, ang pangalan na ay Fe po, Fe. Okay, kapag pang-ukol, mga ayon kay, para ka, para kay, mga ganyan ho. Pang-uri, masaya. Kapag ang tanong ay masaya, ang sagot nyo ay pang-uri. Kung ang may double quote dyan ay, ang magiging sagot nyo ho ay pangatnig. So, ang tamang sagot dyan, letter B. Letter A po yan, pang-ukol. Ayon kay, letter A ho yan. 40. Ang akda ni Jose Rizal ay inaalay niya para sa Gomburza. So, letter A, no limit ang hire. Letter B, L, filibusterismo. Letter C, Alaho Ventad, Filipina. Letter D, Brindis. So, lahat ho ng choices ay akda ni Jose Rizal. So, ano ang inyong mga kasagutan? 40. Alright, Ma'am Rhea Lagora. B. Tama ho ang inyong mga kasagutan. Ito ho ay letter B. Ang akda na inalay niya para sa Gomburza ay L. Filibusterismo. Ano naman ang akda na inalay niya para sa bayan? Ito ho ay no limit ang hire. Ang Ala Juventud Filipina naman ho ay ito yung tula na nagsasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang Brindis naman ho ay akda ni Rizal na inalay sa dalawang pintor na nagwagi sa Madrid ho. Kapag Noli Metangere inalay sa inang bayan, El Filibusterismo inalay sa Gomburza, Ala Juventud Filipina para sa kabataan ho yan, Brindis inalay sa dalawang pintor na nagwagi sa Madrid. Alright, ang tama hong sagot ay letter B. Gomburza kay Father Gomez, Burgos at Zamora. Ma'am Edeline, English major here, Ligwak po. Okay lang po yan, Ma'am Edeline. Ang mahalaga ho ay natuto. Ang Gomburza ay inalay para kay ang akda na Gomburza ay inalay ni Jose Rizal. Wait. Ang El Filibusterismo ho ay inalay ni Rizal sa Gomburza. Oh, i-drill natin ang 31 to 40 po. Hiram na titik ng alfabetong Filipino. Ilan nga ho ang hiram na titik ng alfabetong Filipino? 8 ho, 8. 8. So kapag ang itinanong ay ilan ang hiram na titik ng alfabetong Filipino sa alfabetong Ingles, ang magiging sagot nyo ho ay 7 sapagkat hindi ho kasali ang
N, Y. Ang hiram na mga titik ko ay C, F, J, N, Y, Q, V, X, Z. Dekada 70, Gapo, bulaklak ng safety jail. Bulaklak ng safety jail. Ito ay akda ni... Sino ang sumulat ng dekada 70, Gapo, bulaklak ng city jail ay si Luwalhati Bautista po. Luwalhati Bautista. Maupay na aga ay halimbawa ng lalawiganin po. Anong antas ng wika? Lalawiganin ho. O ang uyayi ay awiting bayan na tungkol sa pagpapatulog ho ng bata. Pagpapatulog ng bata, uyayi po ang isasagot niyo. Diona, ito po ay awit pangkasal. Diona, pangkasal. Syntaxes, ito po ang pagbuo ng mga salita para makabuo ng pangungusap. Pangungusap, syntaxes. Kapag kahulugan ang ating context clue, ang isagot natin po agad ay semantics po. Semantics. Maraming salamat ay halimbawa ng formulasyong panlipunan ho. Formulasyong panlipunan ho. Tanghali na. Ito ho ay halimbawa sa temporal. Temporal. Maraming salamat. Formulasyong panlipunan. Kapag may oras o time po, temporal. Temporal. Ang panguri ho ay mga masaya, malungkot. Sila ho ang salitang naglalarawan sa simuno or pinag-uusapan. Pangukol, ito ay halimbawa nito ay ayon kay, para kay, mga ganyan ho. Ang nolimitang tanghere ho ay akda ni Jose Rizal na kung saan ito ay inialay niya sa inang bayan. Kapag ang tanong ay inialay sa inang bayan, anong akda ito ni Jose Rizal? Nolimitang here ho. El filibusterismo, ito ho ay inialay ni Rizal para sa Gomborza. Para sa Gomborza, el filibusterismo po. Para sa dalawang pintor na nagwagi, Brindis. Para sa kabataan, ito ho ay Ala Juventud Filipina po. Ala Juventud Filipina. Ito rin ay kilala bilang crowning glory po ni Jose Rizal. Alright, i-drill ho natin ang iba't ibang uri ng awiting bayan. Uyayi, pagpapatulog sa bata. Diona, hanapin nyo lang ang term na kasal. Ito ay awit pangkasal. Dungaw, kalungkutan. Dungaw. Umbay, paglilibing. Dalit or imno, pagsamba ho yan, pagsamba. Kundiman ay awit ng pag-ibig ng mga Tagalog. Balitaw ay awit ng pag-ibig sa mga Bisaya. Kumintang ay awit sa pakikipagdigma. Kumintang, pakikipagdigma. Talindaw ay awit sa pamamangka. Sambutani, ano nga to? Ito ho ay awit sa tagumpay. Tama po. Ang kutang-kutang, favorite nyo to, awit ng mga lasinggero. Huwag nyo hutong kalimutan. Ang kutang-kutang, lasinggero. Awit ng mga lasinggero. Number 41, anong sangay ng lingwistika ang nakatuon? Sa pag-aaral ng kahulugan o tunog o kahulugan ng tunog o ponema. So may clue na tayo. Kahulugan ng tunog, pag-aaral ng kahulugan ng tunog. So alam nata, pagbasa pa lang natin sa tanong, na-anticipate natin ang kung ano yung sagot. Ito ho ay ponolohiya, ponolohiya. Tama po, letter D. Ang ortograpiya po ay pag-aaral sa wastong baybay ng salita. Baybay ng salita, ortograpiya. Semantika, meaning, kahulugan. Semantika, syntaxes, sentences. Morphologia, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Phonologia, may tunog. Basta pag-aaral ng kahulugan ng tunog or makabulong tunog, phonologia ho ang sagot. Letter D ho, tama. Aling salita ang may diptongo? Ano nga ulit yung diptongo? Ito ay patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W. Bawal. Bahay. Sibuyas. Lahat ng nabanggit. Okay? Oy, bakit may sumagot ng lahat ng nabanggit? Dapat ho na sa iisang pantig ang patinig at malapatinig na Y at W. Bago ho kayo mag-identify ng diptongo, pagpantigin nyo muna ho. Bawal.
aw. Okay, may aw siya, pero nasa iisang pantig ba ang patinig at malapatinig na Y at W? Kasi kung wala ho, sa iisang pantig, hindi ho yan matatawag na diptongo. Alright, number 42. Yes ho, sa mga sumagot ho ng letter D, naway, pagdating sa board exam, alam nyo na to. Bawal. So, di ba, hindi siya maaring diptongo sapagkat sila ay nasa magkaibang pantig po. Ang nasa, ang tama lamang ho dyan ay bahay sapagkat sila ho ay nasa ikalawang pantig, ang malapatinig na Y at W. Alright, ang tamang sagot ay letter B. Let's proceed to number 43. Ito ang pinakaunang sistema ng pagsulat ng mga katutubong Filipino. Letter A, baybayin. Letter B, abisidaryo. Letter C, abakada. Letter D, diona. Ang hinahanap po natin ay pinakaunang sistema. So alam natin kung ano yung unang i-eliminate. Yes po, tama po Ma'am Darlene. Aw, ay, uy, uy. Pero dapat ho tandaan na kapag diptongo sila ho ay nasa iisang pantig ang malapatinig na Y at W. Ang pinakaunang sistema, baybayin ho. Kapag hindi nyo ho ang nakita ang baybayin sa choices, i-answer nyo po alibata. Alibata. Ang baybayin ho ay may 17 titik na kung saan ito ay binubuo ng 3 katinig at 14 na, I mean, nabaliktad ho. Baybayin, binubuo ho ng 17 titik na kung saan 3 ang patinig at 14 ang katinig. Ang abesidaryo naman ho ay binubuo ng 30 na titik or letra. Kalaunan ito ay naging alpabetong Romano. Ang abakada naman ho ay binubuo ng 20 na letra na kung saan ito ay may 5 patinig at 15 katinig. Ang nagbalangkas ho ng abakada ay si Lope K. Santos. Kailan nagbalangkas? 1940 po. 1940. Okay, baybayin. Kapag ang tanong ay pinakaunang sistema ng pagsulat, baybayin ho ang sagot. Pero kapag wala ang baybayin, go to alibata ho. Ang abasidaryo ho ay binubuo ng 30 na titik. 30 titik ho. Ang kalaunan ito ay pinalitan ng katawagan ng alpabetong Romano ho. Ang abakada ho, sino ang nagbalangkas? Tama, Lope K. Santos. Kailan ibinalangkas? 1940 ho. Ilan ho ang titik ng abakada? 20 na titik ho. Ito ay binubuo ng 5 patinig at 15 katinig ho. Yes ma'am, tama po. Diyon na ang una nating i-eliminate sapagkat ito ho ay awiting pambayan tungkol sa pagpapakasal. Ang tamang sagot ho, pinakaunang sistema, baybayin. Ibig hingin ni Kevin ang kamay ng dalaga. Anong tayutay ito? So, ibig hingin ni Kevin, euphemismo, ito yung paglumanay or pagpapabawas sa tindi ng kahulugan. Pagpapalit sa clause, synecdoche. Pagpapalit tawag, metonymy. Pagmamalabis, hyperbole. Kapag euphemismo, siya ay babaeng mahinhing talipandas, mga ganyan ho. Ibig hingin ni Kevin ang kamay ng dalaga. So, binabanggit rito ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Ano ho yan? Ito ho ay letter B. Tama ho. Pagpapalit sa clause. Pagpapalit tawag ho, ang halimbawa ay ang palasyo ay nag-anunsyo ng walang pasok bukas. Ganyan ho. Meaning, pinapalitan ng katawagan ang gobyerno bilang palasyo. Ang isang halimbawa po ng pagpapalit tawag ay instead of ina, ilaw ng tahanan, ama, haligi ng tahanan. Ang pagmamalabis ho or eksaherasyon, ito ho ay hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Yan ho ay halimbawa ng pagmamalabis. 44 letter B po, pagpapalit sa clause. Tama. Okay, ibig hingin ni Kevin ang kamay ng dalaga. Bakit may sumagot ng letter D? Alright. Hindi ho yan pagmamalabis, pagpapalit sa clause ho yan. Number 45, ano ang tawag sa bantas na sinisimbolo ng sunod-sunod na 3 tuldo para ipakita ang mga bahaging hindi sinipi sa isang talata?
Lumabas to last March 19, kaya pwedeng lagyan niyo ho ito ng star. Tatlong tuldok ang ating context clue. Ito ho ay ellipsis. Ellipsis. Sino ang may akda ng hibik ng Pilipinas sa inang Espanya? A. Marcelo H. Del Pilar. B. Andres Bonifacio. C. Jose Rizal. D. Hermenegildo Flores. 45. So, dito talagang ano to, naku-confuse ako dati kasi tatlo kasi to eh. Una ay ang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Ang ikalawa ay sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ang ikatlo ay ang katapusang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. So, dati talagang naku-confuse ako kung sino yung mga sumulat rito sa akdang to. Okay, 45C. Bakit may Jose Rizal? Hindi ho yan kay Jose Rizal. Letter B, Andres Bonifacio. Hindi ho yan kay Andres Bonifacio. O diba, na-confuse rin kayo? Okay, ang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya ho ay kay Hermenegildo Flores. Hermenegildo Flores. Sapagkat ang ikalawa ho ay ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas kay Del Pilar ho yun. Kapag katapos ang hibik ng Pilipinas sa inang Espanya, si Bonifacio ho yun. Hibik ng Pilipinas, ang una, si Hermenegildo ho. Kapag sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas, sino ho yun? Tama, si Del Pilar ho. Kapag ang katapos ang hibik ng Pilipinas, si Bonifacio ho. 46, ang tamang sagot ay letter D, Delta po, hibik ng Pilipinas. So, i-memorize nyo ho yan kasi lumabas rin ho yan last March 19. Alright, sa pananaliksik. Number 47, sa pananaliksik, sa ang kabanata matatagpuan ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos. 46, paki-comment ho ang inyong kasagutan. Letter A, kabanata 5. Letter B, kabanata 3. Letter C, kabanata 4. Letter D, kabanata 2. Okay, karamihan ho sa inyong mga sagot ay tama. Kabanata 1, ano nga ulit yung kabanata 1? Suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, mga kaugnayan na pag-aaral at literatura. Kabanata 3, disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Kabanata 4, presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Sumabay ho kayo. Number 5, lagom, konklusyon at rekomendasyon. So ang tamang sagot ho ay kabanata 4. Okay, may ilan pa rin hong hindi nakakatama. Okay lang ho yan. Okay lang ho magkamali ngayon. Basta wag lang sa board exam. Okay, may pa-drill pa na. Una na yung drill. Alright, yan po. 48. Sa komunikasyon ng pasulat, alin sa mga sumusunod ang nararapat na isaalang-alang? So, ang ating context clue po rito ay komunikasyon ng pasulat. Lakas ng boses, maliksing mga mata, maayos na pagpapalugit, or maayos na pagtindig. So, may tatlong choices ho yan. Sila ho yung kakaiba ho. Alright? 48, karamihan ho sa inyo ay nakakatama. Ito ay maayos na pagpapalugit sapagkat ang lakas ng boses, maliksing mga mata, maayos na pagtindig ay kasali po sa verbal ho na komunikasyon. Ang tinatanong ho ay pasulat. 49, anong uri ng tayutay ang ginagamit sa pahayag na nasa ibaba? Kapalaran, kumampi ka naman sa akin. Ito ay pagmamalabis, pagpalitawag, pagtawag, or pagpapalit sa klaw. 49, letter, yes, nakikita ko na inyong kasagutan na karamihan ho sa inyo ay tama. Ito ho ay pagtawag. Ang halimbawa din ho ay Basilio, Crispin, ganyan ho. Under ho yan sa pagtawag. Letter C. 50, isang Pilipinong manunulat ang tinaguri ang utak ng katipunan. Sino nga ba ang utak ng katipunan? Okay, hihintayin ko yung mga kasagutan sapagkat
Alam ko na marami rin confused sa tanong na ito. Okay, may sumagot na Andres Bonifacio, utak ng katipunan. Hindi ho. Okay, karamihan sa sagot niyo sa utak ng katipunan ay si Andres Bonifacio. Alright. At karamihan rin sa inyo ay mali ho. Sapagkat ang utak ng katipunan ho ay walang iba kundi si Emilio Jacinto. Kapag ang tanong ama ng katipunan, Andres Bonifacio. Utak ng katipunan, Emilio Jacinto. Utak ng himagsikan, Apolinario Mabini. Be careful po on that. Okay. Si Jose de la Cruz, siya ay si Joseng Sise. Jose Corazon de Jesus, siya ay si Joseng Batute. Siya rin ay kilala bilang Makata ng Pag-ibig. Makata ng Pag-ibig, Jose Corazon de Jesus po. Alright, i-drill natin. Utak ng himagsikan, Mabini, Mabini. Utak ng katipunan, Jacinto. Ama ng katipunan, Andres Bonifacio po. Letter D ho ang tamang kasagutan. Okay, 50, may sumagot ng Jose de la Cruz. Hindi ho siya. Ang sagisag panulat ni Jose de la Cruz ay Joseng Sise. Okay, i-drill natin. Ortografiya, ito ay pag-aaral sa wastong pagbaybay. Pag may sa katanungan may pagbaybay ng mga salita, ortografiya ho agad ang sagot. Semantika, meaning, kahulugan, semantika. Morphologiya, ito po ang makabuluhang pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Basta may pag-aaral ng mga pinakamaliit na unit ng salita, morphologiya. Pero kapag ang tanong ay pinakamaliit na unit ng salita, morphema ho ang isasagot niyo. Phonologiya, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, tunog, phonologiya. Kapag ang tanong ho ay pinakamaliit na unit ng tunog, phonologiya ho. Ang ponema, I mean, ponema ho ang isasagot nyo. Kapag may pag-aaral, saka na ho ang luhiya, may hiya-hiya. Okay, diptongo. Ano nga ba ang diptongo? Ito ay patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W na kung saan sila ay makikita sa parehong pantig or sa isang pantig po. Aw, iw, iw, oy, oy. Ganun. Alibata or baybayin, ito ang pinakaunang sistema ng pagsulat. Ito ay binubuo ho na ilang titik? Tama, 17. Na kung saan ito ay may tatlong patinig at 14 ho na katinig. Ang abecedaryo naman ho ay binubuo ng ilang titik? 30. Tama, 30 ang abecedaryo. Na kalaunan ito ay pinalitan ng katawagang alpabetong Romano. Abakada ho, sino ang nagbalangkas? Tama, Lupe K. Santos. Kailan ibinalangkas ito ni Lupe K. Santos? Tama, 1940. Ito ay binubuo ng ilang titik? Tama, 20 ho. Na kung saan, 5 ang patinig at 15 ho ang katinig. Colloquial, kapag nakita niyo sa tanong pagpapaikli ng mga salita, colloquial ho agad ang sagot. Paano naging paano? Kailan naging kailan? Dialekto, ito ho ang uri ng verba. Dialekto, antas ng wika na kung saan ito ay sinasalita sa isang particular na lugar. For example, bana. Ganyan ho. Alright, ellipsis. Tatlong tuldok na magkasunod. Ellipsis ho agad ang sagot. Ano ho ang batayan sa komunikasyon ng pasulat, basta pasulat, maayos na pagpapalugit ho. Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya, sino ho ang sumulat? Hihintayin ko ho ang inyong mga komento. Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya, ito ho ay sinulat ni Hermenegildo Flores po, tama. Ang sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas ay akda ni ay sinulat ni Del Pilar. Katapos ang hibik, Andres Bonifacio. Ang una, hibik, Hermenegildo Flores po. Sagot ng Espanya, Del Pilar ho. Katapos ang hibik ng Pilipinas,
siya, Andres Bonifacio po. Alright, Jose de la Cruz, ano ang sagisag panulat ni Jose de la Cruz? Marami rin hong nako-confuse rito. Jose de la Cruz, Sisew, Zizew, o parang ganun ho, para mas maalala nyo po. Jose Corazon de Jesus, siya po ay kilala bilang makata ng pag-ibig. At siya ho ay may sagisag panulat na Pusing Batuti. Andres Bonifacio, Agapito Bagumbayan, at Magdiwa, at may pag-asa ho, may pag-asa. Andres Bonifacio, siya po ang sumulat ng Katapusang Hibik ng Pilipinas sa Inang Espanya. Emilio Jacinto, siya ay, sino nga ba ang ama ng katipunan? Tama, Andres Bonifacio. Emilio Jacinto, siya ho ay utak ng katipunan. Kapag ang tanong ho ay utak ng himagsikan, si Apolinario Mabini ho. Apolinario Mabini. Bakit naging Apoli? Apolinario Mabini ho yan. Amado V. Hernandez, siya ay kilala bilang makata ng manggagawa. Anong kanyang akda? Isang dipang langit po. Tama. Amado Hernandez, isang dipang langit po. Modesto de Castro, siya ay kilala bilang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Favorite nito si Modesto de Castro. Ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog, ang sagot niyo agad, Modesto de Castro. Anong kanyang akda? Orvana at Tilisa. Ito ay tungkol sa pagsusulatan ng dalawang magkapatid. Yes po. Nakikita ko ang inyong mga komento. Sumagot lamang ho kayo dyan. Valeriano H. Peña, siya ho ang ama ng nobelang Tagalog. Ama ng nobelang Tagalog, Valeriano H. Peña. Ano ang kanyang akda? Nena at Neneng po. Nena at Neneng. Jose Palma, siya ho ang sumulat ng liriko po ng ating pambansang awit. Kapag naglapat ng himig ho, si Julian Felipe. Naglapat ng himig, Julian Felipe. Ang sumulat sa liriko, Jose Palma po. Severino Reyes, ang kanyang sagisag panulat ay Lola Basyang. Ano ang kanyang akda? Walang sugat po, walang sugat. Siya ay kilala bilang ama ng dulang Tagalog. Ama ng dulang Tagalog po. Jogracias Rosario, siya, ang kanyang isinulat ho ay Aloha. Favorite rin to, Aloha. Siya ay kilala bilang ama ng maikling kwento po. Francisco Baldassar, ang kanyang isinulat ay Ibong Adarna. Kilala rin siya sa sagisag panulat na Francisco Baltasar po. Pascual Poblete, siya ang ama ng pahayagan sa Pilipinas. Pascual Poblete. Thomas Pinpin, siya ang unang manlilimbag sa Pilipinas. Thomas Pinpin. Tony Velasquez, lumabas po ito, siya po ang ama ng comics. Ama ng comics. Kapag hari ng comics ang tanong, Mars Rabiloho agad ang sagot niyo. Okay, i-drill ho natin. Jose de la Cruz, ano ang sagisag panulat? Jose Siseo. Jose Corazon de Jesus, Jose Batuti po. Siya ay kilala bilang makata ho ng pag-ibig. Andres Bonifacio, ama ng katipunan. Emilio Jacinto, siya ho ay utak ng katipunan. Kapag ang tanong ay utak ng himagsikan, Apolinario Mabini po. Ama ng manggagawa or makata ng manggagawa, Amado V. Hernandez ho ang sagot. Kapag ito ho ay pagsusulat akma, ang sumulat ng Orvana at Felisa, Modesto de Castro ho. Siya ho ay ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog. Si Valeriano H. Peña, siya naman ho ang ama ng nobelang Tagalog. Jose Palma, siya ho ang sumulat ng titik ng ating pambansang awit. Sino ang naglapat ng himig? Julian Felipe ho. Sino ang may sagisag panulat na Lola Basyang? Severino Reyes po. Jogracias Rosario, ano ang kanyang isinulat? Aloha, tama. Francisco Baltazar, ano ang kanyang isinulat? Ito ho ay Florante at Laura ho. Ang Pascual Poblete, siya ho ang ama ng pahayagan. Sino ang unang manlilimbag sa Pilipinas? Ang sagot niyo ho ay Thomas Pinpin ho. Ang Tony Velasquez, Velasquez ho, siya ho ang ama ng comics. Kapag ang tanong ama ng comics, Tony Velasquez, Mars Ravelo, siya ho. Siya po ang hari ng comics. Lumabas ho si Tony Velasquez last March 19. Kaya dapat ho na tandaan yung mabuti para hindi ho kayo makonfuse kay Tony Velasquez at Mars Rabiloho.
Alright, i-drill ho natin kung ano yung nasa Kabanata 1. Kabanata 1, sumagot lamang ho kayo dyan. Sa Kabanata 1, suliranin at kaligiran ito. Kabanata 2, mga kaugnay na pag-aaral at literatura po. Kabanata 3, disenyo at paraan ng pananaliksik. Tama po. Kabanata 4, presentasyon at interpretasyon ng datos. Kabanata 5, lagom, konklusyon at rekomendasyon. Nakakasabay ka ba? Alright. Lahi ba si Pablote and Poblete? Ma'am Generous, Pascual Poblete ho siya ho ang ama ng pahayagan. What? Pascual Poblete, ama ng pahayagan ho. Alright, number 51, last 10 items po. Isang uri ng tula na may apat na taludtod at bawat taludtod ay binubuo ng 7 panti. A. Haiko, B. Tanaga, C. Awit, D. Korido. Ang haiku ho ay alam natin bilang may tatlo raman po itong taludtod. Ito ay 575. Basta haiku, tandaan nyo, 575. Tanaga, 7777. Tanaga ho yan. Kapag awit ho, ito ho ay may 12 pantig bawat taludtod. Ang halimbawa ho ng awit ay Florante at Laura. Kapag sinabi ho natin Corrido, ito ho ay Ibong Adarna. Ang halimbawa ho ng Corrido ay Ibong Adarna na kung saan ito ho ay may 8 pantig bawat taludtod. Kapag sinabi ho natin 575, ang tanong ay 575, ano ho ang sagot nyo? Tama, haiku po. Kapag 777 ito ay may 4 na taludtod, tanaga po. Kapag ito ay may 12 pantig bawat taludtod, ito ho ay awit. Corrido, ito naman ho ay may 8 pantig bawat taludtod po. Ang tamang sagot ay tanaga ho. Tanaga, 7777. Kapag haiku, 575. Ko, number 52. Kung matapos mo ito ng maaga, may premyo ka mula sa akin. Nasa anong uri ng pang-abay ang bahaging may malaking titik? So, ang pang-abay na may malaking titik ay kung. Pang-abay na pamamaraan, pang-abay na pang-agam, pang-abay na panlunan, at pang-abay na conditional. So, ang kung ay nagsasaad ho ng 51. Letter A, pang-abay na pamamaraan. Hindi ho. Ang kung ho ay conditional. Ito ho ay pang-abay na conditional. So, meaning may condition ho. Kung matatapos niya ng maaga ang naturang gawain, may premyo ho siya. Ang pang-agam naman ho, ito ay gumagamit ng tila. Tila hindi niya matatapos ng maaga ang kanyang gawain. So, pang-agam ho, hindi, walang kasiguraduhan. Kung pamamaraan ho, pang-abay na pamamaraan, ito ho ay sa kung paano niyang sa kung anong pamamaraan ang kanyang ginamit sa paggawa ng kilos, like sa pamamagitan ng pag-drawing, sa kung paano naganap ang kilos pamamaraan. Panlunan ho, lugar. So ang tamang sagot ay D, sapagkat ang pahayag ay nagsasaad na condition po, condition. Uri ng pang-abay ho tayo. Pang-abay na pamamaraan, ito kung paano ginawa ang kilos. Pamamaraan kung gaano masusin niyang inalisa ang dato. So, paano niya ginawa ang kilos? So, masusin niyang inalisa. Ganun po ang halimbawa. Pang-abay na pamanahon, nagsasaad ng panahon. Na bukas ng hapon ay darating ang aking order sa LBC. Ganyan ho. So, may panahon. Pang-abay na panlunan ang tatandaan nyo lang, lugar, pook na pinangganapan ng aksyon. Pang-aga, meaning walang kasiguraduhan, pag-alinlangan ho. Pang-gaano, sumasagot sa tanong na pang-gaano, bilang o dami ng isinasaad. Pamitagan, ito ho ay paggalang, nagsasaad ng paggalang. Kapag pananggi, gumagamit ng salitang hindi at nagsasaad ng pagtutol. Alright? Number 53, tila imposible na magkatotoo ang iyong mga pangarap. Nasa anong uri ng pang-abay ang bahaging may malaking titik? So, tila ang may malaking titik. So, ito ay pang-abay na
Pamamaraan ba, pangagam, panlunan, or condition? Alright, nakikita ko na inyong mga kasagutan at karamihan ho sa inyo ay tama. Ito ho ay pangagam sapagkat ito ay nagsasaad ng pag-alinlangan. Ang tela ay nagsasaad ng walang kasiguraduhan po. Tila imposible na magkatotoo. So ang sagot ay letter B. 54. Kung nais ipakita sa mga mag-aaral ang sanhi at bunga ng pagputol ng punong kahoy sa kagubatan, anong estratehiya ang higit na mabisang gamitin? So ang context clue po natin dito ay sanhi at bunga. A. KWL technique. B. Fishbone technique. C. Cyclical na chart. D. Venn diagram. Nakikita ko ng inyong mga kasagutan at lahat ho, wala pa hong nagkamali. So ang tamang sagot, basta may sanhi at bunga, fishbone technique po yan. Kapag KWL technique, know what, learn, importante ho na na maiugnay ang dating kaalaman sa bagong kaalaman para sa mas makabuluhang pagkatuto ng mag-aaral. Dating kaalaman at bagong kaalaman, KWL po yan. Cyclical na chart, daloy ng pangyayari o proseso. Kapag Venn diagram ho, ito ay pagkakaiba at pagkakatulad. Tama. Ito ho ay sanhi at bunga, fishbone technique. Anong wika ang pinagbatayan ng wikang pambansa noong 1937? So ang una nating i-eliminate, Korean. Sapagkat kailanman ay hindi ibinatay ang ating wikang pambansa sa Korean ho. Letter A, Filipino. Letter B, Filipino. Letter C, Tagalog. Alright, nakikita ko na yung mga kasagutan. Filipino, ito ho ay taon ng 1937 sa bisa ng Saligang Batas ng 1987, Article 14, Section 6, ang ating wikang pambansa ay tatawaging Filipino ho. Filipino na F. At noong 1959, ang katawagan ng ating wikang pambansa ay P, Filipino, na kung saan ito ay sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 7. Sa Tagalog naman ho ay taong 1937 sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 134. Number 56. Sino ang may akda ng awiting bayan ko? Letter A, Jose Rizal. Letter B, Julian Felipe. Letter C, Jose Corazon de Jesus. Letter D, Jose Palma. 56. C. Alright, ang may akda ng awiting bayan ko ay si Jose Corazon de Jesus po. Kapag ang tanong ho ay sino ang naglapat ng himig ng ating pambansang awit, ang sagot niyo po ay Julian Felipe. Sino ang sumulat ng titik o naglikha ng liriko ng ating pambansang awit, Jose Palma ho. Ang sagot ho dyan ay Jose Corazon de Jesus po. Tama po. Letter C. Siya ang ama ng maikling kwento sa Pilipinas. Letter A, Gracias Rosario. Letter B, Severino Reyes. Letter C, Amado V. Hernandez. Letter D, Lope K. Santos. Sino nga bang ama ng maikling kwento sa Pilipinas? Siya ay si Gracias Rosario. Ang kanyang isinulat ay Aloha. Severino Reyes, walang sugat. Siya ay kilala bilang Lola Basyang. Amado V. Hernandez, siya ay kilala bilang Makata ng Manggagawa. Ano ang kanyang akda? Isang dipang langit po. Lope K. Santos, ama ng Balarilang Tagalog po. Ang sagot rito ay letter A po, Gracias Rosario. Kapag Makata ng Manggagawa, Amado Hernandez po. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Ang nasa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay? A, pagtutulad. Letter B, pagwawangis. Letter C, pagmamalabis. Letter D, pagsasatao. Alright. Letter 58, nakikita ko na yung mga kasagutan. Ito ho ay pagmamalabis. Tama ho. Pagtutulad. Simile, di tuwirang paghahambing. Pagwawangis, metaphor po, tuwirang paghahambing. Pagsasatao, ito ho yung paglalagay katauhan o kilos sa mga bagay na wala namang buhay.
Ito ho sa English ay personification. Letter C, number 59. Isang manunulat sa wikang Kastila na may sagisag panulat na batikuling at nahirang na makatang laureado. A. Jesus Balmori. B. Jose Corazon de Jesus. Letter C, Valeriano Piña. Letter D, Severino Reyes. Alright, nakikita ko lang yung mga kasagutan at karamihan sa inyo. Letter C, bakit letter C? Si Valeriano Piña ho, siya ho ang ama ng nobelang Tagalog. Ang kanyang isinulat ho ay Nena at Neneng. Si Severino Reyes po, walang sugat, siya ay kilala bilang ama ng dulang Tagalog. Si Jose Corazon de Jesus, siya ho ay makata ng pag-ibig. Makata ng pag-ibig. At ang kilala bilang makatang laureliado at may sagisag na panulat na batikuling, siya ho ay si Jesus Balmori po. Letter A po. Number 60. Sino ang may akda ng maikling kwento na kwento ni Mabuti? Favorite to ng Let. Lumabas rin to last March. Kwento ni Mabuti, letter A, Aurelio Tolentino. Letter B, Genoviva Matuti. Letter C, Gio Gracias Rosario. Letter D, Luwalhati Bautista. Alright, letter B ho ang tamang sagot. So now, i-drill ho natin ang lahat ng ating tanong na na-discuss or na-review po. Ang haiku, anong sukat ng haiku? 575, may tatlong taludtod. Ang tanaga, 7777 ho. Ang awit, ito ay binubuo ng 12 pantig, bawat taludtod. Corrido, may walong pantig ho, bawat taludtod. Ang halimbawa ho ng awit ay, awit, Florante at Laura. Corrido, ibong adar ng halimbawa. Pag-abay na conditional, ito ay may salita na kung, nagsasaad ho ng kondisyon. Pang-agam, pag-alinlangan. Ang tatandaan nyo lamang ho ay tila, mga ganyan. Mga walang kasiguruduhan or may pag-aalinlangan ho. 1937, ang ating wika ay tinawag na Tagalog ho. 1959, Pilipino. 1987, Filipino. Ang Dimasilaw, sino ang may sagisag panulat ng Dimasilaw? Si Emilio Jacinto po, siya po ang utak ng katipunan tama. Gio Gracias Rosario, siya ho ang ama ng maikling kwentong Tagalog. Ang kanyang isinulat ho ay Aloha, Aloha. Severino Reyes, ama ng dulang Tagalog. Ang kanyang isinulat ay Walang Sugat ho. Siya rin ho ay may sagisag panulat na Lola Basyang. Lola Basyang, Severino Reyes. Makatang laureliado, si Jose Jesus Balmori po to. Ano ang sagisag panulat ni Jesus Balmori? Batikuling ho. Kwento ni Mabuti, Genoviva Matuti ho. Sampagitang Walang Bango, Eniego Ed Regalado po. Eniego Ed Regalado. Morpolohiya, anong morpolohiya? Ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Kapag may pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, morpolohiya ho. Ponolohiya, pag-aaral sa makabuluhang tunog. Kapag ang tanong ay makabuluhang tunog lamang ho, ang sagot niyo ho ay ponema. Ortografiya ho ay pag-aaral sa wastong pagbaybay ng mga salita, ortografiya. Semantika meaning. Syntaxes or syntax sentences po. Temporal, ito ay time, T for time, oras o panahon. Existential, pagka mayroon o wala po. Phenomenal, pangkalikasan, lumilindol, bumabagyo, bumabaha, phenomenal po yan. Ito ay under sa pangungusap na walang paksa po. Kapag modal, pagkagusto o nais mo sa isang bagay. Unlapi ho, kapag ang panlapi ay makikita natin sa unahan. Gitlapi, gitna po, katulad ng sumaya, so nasa gitna ho siya. Hulapi ho, nasa huli. Kabilaan, meaning nasa unahan at hulihan. Laguhan, nasa unahan, nasa gitna at nasa hulihan ho ang panlapi. Ang masistema, kapag ang tanong ho sa board exam ay ang wika ay may sinusunod na sistema o balangkas, ang sagot nyo ho ay masistema. Dinamiko, kapag mayroong, ang wika raw ay nagbabago. Dinamiko ho yan. Arbitraryo, pinagkasunduan ng isang lahi o pangkat. Arbitraryo. Orvana at Pilisa, sino ang sumulat? Si Modesto de Castro po, tama.
Ama ng klasikang tuluyang Tagalog, sinos? Modesto de Castro pa rin ho. Barlaan at Yusafat, ito ho ay akda ni Antonio de Borja. Kapag ang tanong ay unang nobela na nailimbag sa Pilipinas, ang sagot niyo ho ay Barlaan at Yusafat. Pero kapag ang tanong ay unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, Doktrina Kristiyana ho ang sagot niyo. Sino ang may akda ng Barlaan at Yusafat? Si Father Antonio de Borja po. Po, ito ay teorya ng wika. Ang wika raw ho ay nabubuo sa masidhing damdamin. Ang sagot niyo, pupo. Kapag puwersang physical, yoheho. Bawaw, tunog. Ang wika raw ho ay galing sa tunog ng hayop at kalikasan. Yoheho, puwersang physical po. Dingdong, tunog. Ito ay bagay. Tunog na galing sa mga bagay-bagay sa paligid. Punema, pinakamaliit na unit ng tunog or makabuluang tunog. Punema ho ang sagot. Morpema, ito ho ay pinakamaliit na unit ng salita. Sumagot lamang ho kayo. Cluster, kambal, katinig. For example, ba, ploma, cluster, mga ganyan ho. Dapat ho magkasunod ang katinig sa iisang panting. Diptongo, ito ho ay patinig at malapatinig. Ito ho ay patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W na kung saan dapat tandaan nyo sila ay nasa isang panting rin. Gintong panahon ng panitika ng Pilipinas. Kailan nga ho ang gintong panahon? Ito ay panahon ho ng hapon. Tama po. Okay, Graciano Lopez. Hay, na ano ang kanyang isinulat? Fray Butod po. Kay Del Pilar, kadakilaan ka ng dasalan at tuksuhan. Mga ganyan ho. Ang mga satirikong version ho kay Del Pilar. Kay Jose Perizal, siya ho ay sumulat ng Ala Juventud Filipina to the Women of Malolos, Flowers of the Heidelberg, Brindis, Nolimi at El Fili at marami pa hong iba. Ano hong sagisag panulat ni Del Pilar? Piping Dilat, Siling Labuyo, Pupdo, Flaredel. Jose Rizal, sagisag panulat, Laong Laan, Agno, Dimasalang, mga ganyan ho. Andres Bonifacio, Agapito, Bagumbayan. Kapag ang sagisag panulat ay anak bayan, si Pascual Poblete na po yan. Aspekto ng pandiwa, ito ho ay perfectibo, imperfectibo, contemplatibo, at katatapos. Kapag sinabi ho natin perfectibo, ang kilos ho ay tapos na, tama. Ang imperfectibo ho, ang kilos ay ginagawa pa lamang. Contemplatibo ho, ang kilos ay mangyayari pa lamang ho sa hinaharap. Katatapos ho, ang kilos ho ay katatapos la, ay bago pa lamang matapos. Kapag wala hong katatapos sa choices, piliin nyo po ang panagdaan. Panagdaan ho. Sino nga ho ang makata ng manggagawa? Amado V. Hernandez ho. Ano ang kanyang isinulat? Isang Dipang Langit. Makata ng Pag-ibig? Jose Corazon de Jesus po. Ama ng Balarilang Tagalog? Sino to? Tama po, Lope K. Santos. Pagtutulad? Ito ho ay simile sa wikang Ingles. Gumagamit na para, kagaya ng, kawangis ng, mga ganyan ho. Pag-uwangis, metaphor ho ito sa English. Direct comparison ho, or tuwirang paghahambing. Dimasilaw, sino ang may sagisag panulat ng Dimasilaw? Tama, si Emilio Jacinto ho. Siya po ay utak ng katipunan. Jose Batuti, siya ho ay si Jose Corazon de Jesus. Siya ay kilala bilang makata ng pag-ibig. Jose Sisew, Jose de la Cruz po. Alright, kapag sinabi po nating basal, meaning nakikita ba or hindi? Ito ay hindi nakikita. Ito ay hindi rin nahahawakan. Katulad ng kaisipan, pangarap, mga ganyan ho. Tahas, ito ho ay nahahawakan. Lapis, pagkain, paaralan, mga ganyan ho. Pantangi, meaning pangalan. Particular na tao, bagay po. Jose Rizal, Western Mindanao, mga ganyan ho. Kapag pambala na, meaning panlahat. Mga guro, paaralan, so hindi siya specific ho. Para kanong uri ng antas ng wika ito, ito ho ay balbal. Kapag sinabi natin di karaniwan, nauna ho ang simuno at sinusundan ho ng panaguri. Karaniwan, nauna ang panaguri kaysa sa simuno. Pangarap, at basal ba siya or tahas? Ito ho ay basal. Lapis, ito ay tahas po. Nasaan at paano, kapag nakita niyo ang pagpapaikli ng mga salita, ito ho ay colloquial.
Doktrina Kristiyana, ito po ang ano ho ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, Doktrina Kristiyana ho. Pero kapag ang tanong ay unang nobelang aklat na nailimbag sa Pilipinas, Barlaan at Josaphat po ang sagot niyo. A Child of Zorro, ito ho ay akda ni Zoilo Galang na kung saan ito ang unang akda na isulat sa wikang Ingles po. Urbana at Pilisa, akda ni Modesto de Castro na kung saan si Modesto de Castro ay kilala bilang ama ng klasikang tuluyan sa Tagalog po. 1937, Tagalog. 1959, Pilipino. 1987, Filipino po. Ngayon, pumuntahan na ho tayo sa Kabanata 1 to 5. So, sumagot lamang ho kayo dyan para may mastery ho. Kabanata 1, suliranin at kaligiran nito. Kabanata 2, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Kabanata 3, disenyo at paraan ng pananaliksik. Kabanata 4, presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Kabanata 5, lagom, konklusyon at rekomendasyon po. Alright, uri ng tagapakinig tayo. Okay, kapag sinabi natin sila yung tagapakinig na makikita ang pagkunot ng noo at pagsimangot, sila ay? Tama, bewildered po. Kapag frowner, sila ho yung tagapakinig na laging handang magtanong para makapagpa-impress. Kapag relax ho, sila ho yung tagapakinig na parang wala lang, chill lang. Two-eared listener ho, uri ng na ginagamit ang tenga at utak, two-eared listener ho ang sagot. Tiger, sila yung tagapakinig na naghihintay na magkamali ang nagsalita. BCB, sila yung mga tagapakinig na abala sa ibang bagay, BCB. Ngiti na ngiti, tango ng tango, ito ho ay tama, eager beaver po. Sila ho ay patulog-tulog lang at walang layong makinig, sleeper ho, sleeper. Ang naghihintay na magkamali ho ay tiger. Alright, so i-drill. Hiram na titik. Ilan nga ba ang hiram na titik ng alphabetong Filipino po? Ang sagot natin ay 8. So your internet connection. Hiram na titik ng alphabetong Filipino, 8 ho. Kapag ang itinanong ay ilan ang hiram na titik ng alphabeto sa alphabetong ilan ang hiram na titik sa alphabetong Filipino sa alphabetong Ingles, ang sagot nyo ho ay 7 ho. Ang ating hiram na titik ay C, F, J, N, Y, Q, V, X, at Z po. Dekada 70, Gapo, Bulaklak ng City Jail. Ito ho ay akda ni Luwalhati Bautista. Tama po. Sino po ang may akda ng Satanas sa lupa, siya po ay si Celso Karunungan. Ang maupay na aga ho ay anong uri ng antas na wika ng taga-Samar? Ito ho ay Lalawiganin. Tama ho, Lalawiganin. Uyayi, ito ay awiting bayan tungkol sa pagpapatulog sa bata. Tama po. Diona, Pangkasal. Sentences, ito ho ay ang pagsasama ng mga salita para makabuo ng pangungusap. Sentences, meaning kahulugan ho yan. Maraming salamat. Ito ay uri ng pangungusap na walang paksa na under sa formulasyong panipunan po. Tanghali na temporal po. May time, temporal. Panguri, ito po ang naglalarawan. Masaya, malungkot, ganyan ho. Pangukol, ito po ang term na may ayon kay, para kay, mga ganyan. No limit ang hire, ito ho ay isinulat ni Rizal para sa inang bayan. Kapag ang tanong ay para sa Gumborza, ang sagot niyo po ay El Filibusterismo po. Sinong savior ng Nolime? Si Maximo Viola. Sa El Fili, si Valentin Ventura po. Alright, awiting bayan, i-drill natin. Uyayi, ito ay awiting bayan. Pagpapatulog sa bata, ang sagot natin ay uyayi. Kapag pangkasal, Diona po. Kapag kalungkutan, dungaw. Kapag libing, umbay. Kapag dalit or kapag pagsamba, dalit or imno po. Tama po. Awit ng pag-ibig ng mga Tagalog, ito ho ay kundiman. Awit ng pag-ibig ng mga Bisaya, balitaw ho. Awit sa pakikipagdigma, kumintang. Awit sa pamamangka, talindaw po. Tama po. Sambutani, ito ho ay awit sa sambutani, tagumpay. Awit sa tagumpay. Ang paborito nyo ho, kutang-kutang, ito ay awit ng kutang-kutang, ito ho ay awit ng mga lasinggero po.
I-drill ho natin ang mga pangungusap na walang paksa. Okay, kapag ito ay pagka mayroon o wala ng isang bagay, existential po. Kapag sinabi ho natin gusto o nais, ano ho ang sagot niyo? Tama, modal ho. Temporal ito ho ay time, oras o panahon. Kapag pagbate o pagalang ito ho ay formulasyong panlipunan. Mga isa o dalawang pantig ng salita na nabibigkas kapag nabibigla, mga ganyan, sambitla ho. Gumagamit ng salita na pakidala, pakilagay, pautos ho. Ang paghanga, ito ay nagpapahayag ng paghanga. Kapag phenomenal ho, ito ay pangkalikasan. Pangkalikasan. Uri ng di-verbal na communication. Kapag sinabi ho nating phonemics, ito ho ay oras. Proximics, distansya ho. Proximics, distansya. Kapag oculesics, paningin. Involved ho ang paningin. Mata. Pictics, meaning pictics, mukha ho. Mukha. Haptics, haptics, from the word haptics, haplos. Objectives, meaning bagay, gamit or bagay ho. Iconics, icon, simbolo po. Ang kinesics, ang tatandaan nyo lamang po ay galaw ng katawan at olfactorics ho, pang-amoy. Pang-amoy. Jorya ng wika, pag sinabi nating bawaw, ito ay kalikasan ho. Nagmula sa tunog ng hayop at kalikasan, bawaw po. Kapag sinabi natin pupo, masidhing damdamin, pupo po yan. Yoheho, anong tatandaan natin sa yoheho? Tama, persang physical po. Yoheho, persang physical, pupo, masidhing damdamin. Tararabumdi ay, ritual ho, ritual. Ding-dong, mga bagay-bagay sa paligid. Ding-dong, katulad ho ng lala. Ito ho ay romansa. Ang tata meaning kumpas ng kamay. Ta, kumpas ho ng kamay. Yam-yam, ito ho ang pagkumpas ng bagay na nangangailangan ng aksyon. Bubble lucky, ito ang walang hulugang bulanas ho ng tao. Kapag sinabi naman ho natin kuko, ang tatanan nyo lamang ho, ang teorya ho ay nagmula sa sanggol, kuko. Alright, yun lamang po. I hope marami ho kayong natutunan and naway mabuhay ho tayong lahat. Thank you po.